Oy, scripted lang lahat to. No, I'm just joking. Yeah. Ilang beses namin pinanaktis to, ha? Ano ba to? Sige, sa mga in 55 minutes, pag-uusapan ni Eric yung life niya at iiyak siya. Screenip namin to. Hindi nyo lang alam. You a scam, bro. It's a prank. Hindi nyo alam. It's a prank. 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 You are watching episode 2 of season 2 of the Good News Aces Overflow. That was a mouthful, but my name is Brent, as usual, and I want you guys to go ahead and say hello to my dad here. Yeah, I got it right that time. Anyway, today I've been talking with Erik John Danzil. This guy's a good friend of mine from Tarlac. I met him together with the Tarlac youth during our times as youth coordinators and youth pastors. This was a couple years ago. And yeah, I found out quickly that Erik was a good friend, a good guy to go ahead and bounce ideas with. We talked about a lot, actually. We talked about worship, obviously, because he's been in the worship team, and we've been bouncing off ideas with each other with regards to worship like that. We also talked, actually, we went a little bit deeper with regards to Eric's testimony and his own personal testimony about how he went through a lot of stuff during his earlier days, obviously, and what made him to the man that he is today. He went out of his way to talk about overthinking. So with that being said, this episode is actually for anyone and everyone who thinks that overthinking is their problem or their own personal problem. And I just want to go ahead and give you guys a disclaimer here. This is a pretty long episode, almost 2 hours or a little bit more than 2 hours maybe, and I apologize in advance, but I just wanted to go ahead and make sure that we had everything in there. Also, I just want to go ahead and say, yeah, stick around and see how a good conversation progresses, and I will see you guys before we close. Ang problema ng internet nyo, sir? Bagal, di uling eh. Musta, brother? I'm good. I'm fine. You? Buhay ka pa? Siyempre. You're good naman na, di ba? Brad, kagabi pa kita sinabihan ng ganito, kaya dapat prepared ka. I'm prepared. Nagbasa ka na ba ng Bible mo? Nag-pray na kayo? Siyempre. Pray in tongues ka, bro, for 5 minutes straight. Yeah. May sinabi ba si Lord sa'yo? Nag-slain nga ako eh. Ah, na-slain ka. O, di talagang, nako, mas-slain yung mga tao bukas. Nako. Dapat bukas yung ano mo. Dapat bukas yung worship mo, bro. Kasi may expiration period yan eh. Yun, ganun ba yun? Oo, bro. Hindi mo ba alam na sinabi dun sa versikulo 2 ng 3 na tinanong ka kay Brad Pitt na... ang tamang daan at ang tamang dapat gawin ng mga ganito. Hindi pa pumatok ang dating doon sa inyo, no? Dating doon? Sa bubblegum. Uy, pumatok din yun. Batang 90s din ako, no ba? Ah, okay. Ilang taon ka na nga ba? Let's keep it a secret. Ay, hallelujah. Pre, biglang napa-English, oh. Let's keep it a secret. bilangin natin ilang actually to, men. Charot! Kamusta? Anong lineup nyo? Ang offering namin, Refiner's Fire. Wow. Ang praise namin is, ano na kasi yung isa? This is how we overcome? Na old school. Yeah. Yung Hillsong. So we overcome. Yeah. And tapos, then yung praise, may praise sa akin eh. Now I'm Free by PS. Ano na yun? Paano I'm na yun? Free, yeah. Oo. Yung may pagka Islandic something. Yeah. Ah. Max. Ikaw syempre ang ano doon.
Ikaw syempre ang lead vocals doon. Ang lead na panggulo. Ikaw rin nga rod sa ano, ikaw rin total kung ikaw rin lang naman ang lead, o di ikaw rin ang lead sa ano, sa This Is How We Overcome. No, it's Kuya Joy. I don't know. Mamaghalataan tayo sa edad niya. This is how. Pero ganyan, oh. This is the lineup. Ito yung place. Oh. Uy, ako yung isa. O sige, yung isa. Alam ko din yung isa. Hindi, magkukunwari na lang ako na alam ko. Paano hindi ko alam? Para hindi mahala tayo age ko. Gano'n. Sige, Edward, alam niya yan. Ipupush natin si Edward yan. Yeah. Yun. Kayang-kaya niya yan. Kuya, di ba? May revelation tayo. Praise pa lang tayo, umiiyak na tao. Pinapatigil na yung mic. Kinukuha na sa'yo yung mic. Eh, no? Alter call tayo. Alter call, mga friends. Sabihin, enough! 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 Nakapag-prepare ba naman kayo? Anong slow nyo? Anong worship nyo? Worship, Bethel. Worthy of it all. Uy. And medley ng I Exalt Thee. Wow. Oh, ito ah. Bro, nice. sign ni Lord to ah. Laks. Ganito kasi yon. Alam mo bang ano, may Bible study din kasi dito sa taas. I mean dito sa bahay. Eh ano, yung tito ko na super, kung old school si Kuya Edward, mas old school tong si Tito Tam. Ang ano niya, Ilocano bro. Pero I Exalt Thee. Oh, di ba? Exalt Thee. Ilocano. Oo, bro. Daydayawan ka. Daydayawan ka. Oh, di ba? Yon. So it's a sign, bro, na you know, it's confirmed from the mountains that you have to sing that song. Sabi ko na nga ba eh. Hindi lang yun. Hindi mo ba alam? O di... Hindi pa. Usually kasi, bro, alam mo naman, di ba, yung mga hatid moments na nangyayari dito alam mo naman na nakasakay ka na sa Revo 5000 eh. Kaya... The Revo 5000. O, di ba? Tapos matino pa yung driver mo nun. Anyway. Sobrang tino. Sobra, di ba? Panay Christian songs yung mga nasa radyo nun. I got another. Teka. Hindi. Ibig ko sabihin, ganito kasi yun. Hinatid ko di, yung mga kanina, I Exalt Thee. Tapos, ngayon, kanina, hinatid ko. Usually kasi kapag hinatid ko yung sila Jardine, yung sila Miguel, Kuya Miguel mo. Pero, panay, yung mga, ano ko, mga playlist ko, yung mga piniplay ko. Mga old school. I mean, sumasama na rin actually yung Foo Fighters doon. Pero for some reason, bro, kanina, pagkahatid ko sa kanila, habang hinahatid ko sa sila Jardine na ganun, panay-worship yung mga napajamming kami sa kotse after the longest time na nangyari yon. Kasama na doon yung worthy of it all ninyo. Pero teka lang, wait lang. Baka mamaya iba yung worthy of it all. Anong worthy of it all yan? Yung chorus niya is... Ay, hindi. Yung verse niya. All the saints and angels. Ay, putik to, bro. It's a sign from the Lord God Almighty. Hallelujah. Bababa ang presensya mula sa mountains. Papunta na dyan. May mga inong oras pa. O yan, mag-victory pa. Darating dyan. Hallelujah. Darating dyan mga siguro in 3 hours. Ganun. Pick-upin mo na lang dun sa ano. Pick-upin mo na lang dun sa stopover ng Victory Liner, bro. Hallelujah. Pero wala lang. Ang powerful ng song na yun. Ang powerful ng I know. Yeah. Totoo. Yung ano, hindi namin pinulot sa Bethel. Pinulot namin nung nasa Genesis stage pa siya nung sa International House of Prayer yata siya nun. Talaga? Oo. Talaga? Kung alam, may singer nun, pero hindi ko na masyadong inaalam yung pangalan niya, David Brimmer. Kasi yun lang naman yung kanta niya na alam namin. Yan, all the saints. Oh, bro. Oh. Ewan ko, baka kasama siya sa ano, baka kasama siya sa Bethel. Isa siya sa mga to, yung mga free worship people na ganun. Eh, alam mo naman, habang nanonood ka ng Bethel, astig din yung mga yan, nagpa-painting sa tabi-tabi, sumasayaw. Sumasayaw. Galing. Wala lang. You think pero na, ano yung version is Peyton, yung lalaki, yung batang lalaki. Okay. Yeah, ng Bethel. Pero nung kinanta namin pala yon, pinalitan namin yung incense arise. Sinabi na lang namin na let praises arise na lang. Ewan ko.
Ewan ko lang kung bakit, pero parang kayo ba gumaganon ba kayo? Like say for example, yeah, may some madalas actually. Oh yeah. Oh yeah. Me Kyle, Kuya Edward, Ate Dori. Mm. Yung may mga influences na ng mga Bethel. Mm. And hindi lang Bethel, mga free worship. Uh-huh. Na ganun. Yung madalas napapalitan yung mga lyrics ng hindi naman namin akalain. May talaga. Mga pasok na lang na words and you know yung lyrics like I exalt thee yung lyrics kanina. The spirit flows. The Holy Spirit flows and then suddenly yung lyrics naging yung Lord we worship. Lord, we worship. Lord, we worship. Oh God, ganun pa rin. Yeah. Oo, parang alam mo 'yun, yung pagka dumating na tayo dun sa ganung stage na. Mm. Yung connection kahit nakapikit ka, alam mo kung kailan pupunta, kung kailan aangat, kung kailan magsisettle, 'di ba? At ang saya noon and actually medyo ano namin 'yun. Ako personally doon sa team namin, well not necessarily sa team namin noon pero like say for example sa congregation, yeah. Dependent pa rin ng mga tao pagdating sa mga pagfa-flash ng lyrics. So in other words, habang hindi nagfa-flash ng lyrics na ganun, hindi sila kakanta, mag-assume sila, like say for example, kumanta ako pero hindi naka-flash, sasabihin nila, ay, lead singer lang yan. Ay, free worship lang nila yun. Pero like say for example, yung mga times na ganun, yeah, by all means, bro, maganda yung, I think, parang ang feedback na dumating sa amin nun is parang i-encourage mo. Like in your case, diba, I exalt thee, oh God, Lord we worship, Lord we worship, come on church! Iga, ganun pa. Yeah, oh. Kung paano mo siya, ano bang tamang term dun? Nakalimutan ko, nasa dulo ng dila ko eh. Sige, kunin mo. Forgot! Build up. Build up. Yeah. Build up and courage and all build that. Build up mo yung congregation. Oo. Meron din yung may time na ano, yung parang baliktad yung mga yari. Parang yung congregation naman yung magbi-build up sa'yo. Oo. Oo. Yung silent din. Yung lyrics, naririnig mo unti-unti ng palakas. And yung, mafe-feel mo din yung double impact na yung spirit ni Lord nandyan na. Mm-hmm. Kumbaga na unang magpunta sa kanila, pag ganun sa atin, pabalik ulit. Tapos pag nagsalubong na, ayun na talaga. The more na minimension mo yun, yung more of sa amin, yung dating sa amin nun is, kami, parang kumbaga, naka-silent lang kaming ganun. Although nag-instrumental sa background. Although kapag yung instrumental is the chorus, tapos like say for example, hungry pa yung congregation, sila mismo yung kakanta ng chorus. Tapos ikaw na lang mismo parang, wow, come on church. Wala ka na sasabihin na come on church eh. Parang wow, sige lang, go. Go lang. And you remember, ano, Uncle Brent, yung nag-umakyat ako dyan. Mm. Service mo. Mm. Sa service nyo. Yung meron yung time na hinugot ko yung cable ko. Anong nangyari? Yung naglolo ko yung bass. Like si Jordan lang sa my worship. Like, sabi ko, hindi siya naging pangit yung dating. Yung pinag-uusapan natin after ng service na parang si Jordan lang yung naririnig yung cable. Ginamit. Yung voice. Yung voice. Like, parang hindi... Ang daming nag-alala. Ang daming narattle kasi bigla ang nagluloko yung bass dito mutunog. Tapos, kasama ba yung singers doon ng sad narattle? Hindi, yung na singers si Dana and the other one. The other girl. Friend. Yeah, oh, si Mary Jo. Oh. As in, di ba yung parang nasa worship na ang solid. Chill. Oh. Yeah, sobrang talagang sarap. Tapos, ma-re-release mo na lang. What if that moment, yung instance na yun na nagluloko yung gamit mo, Meron lang certain dinesignate si Lord na gamitin para mag-flow and mas magat mapaganda. Parang nag-introduce ng panibagong dynamic ba? Yeah, that's amazing, no? Galing. Magaling. No, I get you. Parang diba? Nagagamit na tapos like at the end of the day ang nangyayari pa nga dun is parang ikaw mismo like say for example, ikaw yung worship leader, ikaw yung instrumental or yung musician na ganun. In your mind, parang inisip mo, nagkamali ako. Pero, bakit ganun? Lumalapit yung mga tao na parang, bro, ang on point talaga, ang galing nyo talaga. And I'm like, hey, galing.
Nagkamali nga ako eh, in the back of my mind. Nagkamali nga ako. What are you talking about? Pero sige. pero sige. yung nasa back of your mind, like, anong mag-alik? Oo. Tapos, yung harap mo parang, tapos yung harap ano? Eh. I love. Oo na lang. Yo! Sabihin ko nga to kay Kuya Brent. Yo! Tapos i parang ako kung nakarating naman sa akin ano, parang oy George, maganda daw yung ano natin ah, maganda daw yung worship natin ah, ikaw naman tong hindi sinadya ko yun eh. Like ikaw na, well you know. Talagang ganun yung discarte ko dun. I meant to do that ah. 3 months kung pre-practice, 3 months kung pre-practice yun. Kinausap ko pa si Lord. Drinowing ko pa. Alright. Drinowing. Ang dami-dami kong ginawa. Ang dami-dami kong practice dyan. Pero speaking of practice, Uncle, diba tayo, parehas naman tayo nasa music ministry. Sobrang dami-daming pinapractice. Mm-hmm. Like, ang daming gustong i-execute sa practice. Mm-hmm. Kasi suddenly, pag dadating ng service, yung actual service, like, isang pitik, wala, ni isa wala sa pre-practice. Pasalamat nga, ni isa eh. Kung, I was gonna say sana na parang, okay, saan pa yung pre-practice mong mga variation na ganun. 5 out of 10, masaya ka na dapat eh. Yeah. Masaya ka na dapat eh. At least intro man lang. Tapos parang kumbaga naka 2 measures kayo, pero akala ng lead singer naka 4 measures kayo. So parang nakatingin ka lang na ganun. Oh, tapos like, bro, you're gonna sing, bro. Tapos ito yung bro, ito yung the best dun eh. O di alam mo, di ba, parang syempre kaming ganun. Di nagre-resolve, kumbaga musicians tsaka singers, nagre-resolve kami on the fly. Alam mo 'yun, di ba? Parang kapag ano, pag sinabi ng pag akala ng lead, say for example, or like say for example nauna yung lead na akala ng mga musicians intro pa. Biglang nagsimula ng kumanta yung lead na ganun. Pero like say for example, pag nakita ito yung ewan ko ah, supporting cast, ang daming mga stage mothers, brother. Alam mo yung ibig ko sabihin doon? Yeah. Kami nagre-resolve na kami. Lead and singers and musicians na ganun. Tapos pero hindi maiwasan to the point na mahalata ng congregation namin, especially nitong mga stage mothers. Lalo na si well hindi na, ayaw ko na magbanggit ng pangalan eh. Pero like say for example, yung mga stage mothers na sa harap na silang ganun. Putik pre, nagtatangs na sila. So di kami parang, "Oh Lord, mamarashi ka raw." Di kami naman, "Uy, ayusin niyo na nga. Dito mo naman halata to na eh." yung tipong oo bro, ready na sila eh. Alam mo yung parang naka-game face on na sila. Gaya nga ng sinabi mo, like say for example kapag fast or praise na ganun, bad praise pa lang, nakataas na yung mga word, mga kamay nila. Like bro, mamaya pa kayo, pwede ba? Mga mamaya pinagte-pray yung team, Lord sige na. Uy pero, wow. Alam mo, eto major mistake on my part, alala ko yun. Why? alam ni Jardine to eh, alam ng worship team ko to, alam ni Ma'am Suzette to, kasi yung opening worship namin nun, bro, nangyayari pala talaga yun, yung super mental block ka na bro, as in totally blank, nakalimutan ko yung opening lyrics ng isang verse. Talaga? So pre, siguro mga I'll say for example, siguro mga 8 minutes yata kaming hindi naman 8 minutes, 8 measures ng intro, wala pa rin ngayon. Pero doon ko nasasabi na parang, uy, naririnig ko si Ma'am Suzette na nagtatangos na parang, oh shit. This sucks, dude. Alam mo, Uncle, isang pang ganyan, ito, yung naranasan ko. So I play guitar habang nag-worship, di ba? Suddenly, may naka-flash na lyrics. Iba. Alam ko, opening yun. No, it's the song talaga. It's the song, oo, sige. It's the song. Tapos alam mo kung ano yung nasa utak ko? Iba yung nasa utak ko. Oh. Same na same yung intro, same na same lahat. Parang, sabi ko dun sa projectorist, ginagano.
Ba't parang mali yung lyrics? Magano lang ang dabang. Ikaw ang mali. Mali. Ako yung mali. As in, blank ko din talaga ako. So, oh. Parang pagkakantayin ko, hindi lang yun na uncle. Nangyari pa dun. So, I play. Nakalimutan ko ng lyrics. Tapos, naghahaming pa ako. Kasi hindi ko mahanap yung tono. Yun talaga. As in, so, tapos, sila, andun pa nun sila, ano eh. Sila, Pastor Dennis. Pastor Dennis! Oh, shh! Yeah, Pastor Dennis, nakaganon siya sa akin. Nakangiti lang eh. Hindi mo alam kung... Alam mo, kilala mo si Pastor Dennis. Oh, bro! Na-imagine ko na. Yes! 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 Ano ba yung yes? Okay ba? Or something giggle ka na not sa akin? Yes. Yes! Yes! Ganun eh. So, pero, paano, anong nangyari sa'yo noon pagkatapos? Pagkatapos nun sa akin, yung pinagpawisan ako ng malamig talaga ako. Bro, ikaw lang ba? Putik. Bumigay deodorant ko nun eh. Sinasabi nilang, nagod daw ng t-shirt. Sinasabi nilang 24-hour protection. Wala! Wala! Oh, hell na! No, what's no, this? No way, man. Look at that. I mean, wala lang. Si Pastor Ronnie pa nun. Hindi mo yata kilala si Pastor Ronnie. Pero ganun din siya. Silang dalawa ni Ma'am Suzette nandun ngayon. Nakataas lang yung mga kamay nila. Parang sinasabi nila, Lord, take him now. Parang ganun. Lord, please. Take this guy. Put someone else. Parang ganun. I rebuke you. Kulang na lang. Pero man, although ang kinakwento nila sa akin nun, I mean, and these are the older people ah, sa good news, talagang kapag sablay daw, aagawan ka ng mic ng pastor, mga ganun. Oh, bro. Sa amin nangyari din naman yun. Like, talaga? Kwento ni Kuya Meng. Like, ay, pero wala ka pa nun? Wala pa. Kwento ni Kuya Rico kapag magkakasama kami sa team. Ito daw si Kuya. Ah, man. Kuya Ed? No, not good. Huwag din name drop ako, Bamira. Ikaw? Baka hindi niyo mapanood. Si Kuya Maeng, kasi drummer namin. Hindi pa siya drummer before. Background din siya ng drums. Magpunta daw sila sa isang crusade. So, ay, putik. Pakitang gilas pa yon. Yeah, pakitang gilas talaga. Sinunod naman talaga mga old school style, no? Oo naman. Taas daw kamay ni Kuya Maeng. Yeah. Tapos kumakanta, sumasabay-sabay daw. Narinig siya ngayon ng MD nila, music director nila, si Kuya Peter pa. Oo. Sabi niya ganyan, Maeng, bumaba ka nga dyan. Sabi niya. Aray! Why? Pero si Kuya Maeng, nagtaka naman, kainit-initan niya daw. Bagong Christian, ganyan. Bakit? Sintunado ka, huwag kang kumanta. Dito ka sa tabi ko, sabi doon. Ang sakit nun. Bro, hindi. Ako... Oh my gosh. Oo. Tapos alam mong ano ni Kuya Maeng? Sabi ni Kuya Maeng, napaismel si Kuya Maeng. Okay. Magda-drums na lang ako. And look at Kuya Maeng now. Okay. So ginamit ni Lord yung situation na yun. Aba. Yes. Naks. Ay, hindi. Naalala ko. Nangyari naman sa akin. Nun. Hindi naman sa sinunado ako, bro. Pero backup singer ako noon. And, well, ano lang naman. Naka-jeans lang ako. Hindi ako pinaano. Hindi ako medyo pa kami noon, very sensitive pa kami noon sa mga ganyang bagay. Pero yeah, naabutan ko 'yun, nasabihan din ako na parang bro, dito ka na lang sa ang buti na nga yung sinabi sa akin is bro, hindi nila sinabi na bro, hindi ka pwedeng kumanta. Bro, dito ka na lang sa baba. Kasi naka-jeans ka. Parang ganoon. Naabutan ka rin yung mga merong dress code na tinatawag. Pag Sunday, if you're going to church, kailangan presentable ka at alam ng kahit nasa labas, pag nakita ka, alam na magsisimba ka. Oo. Umaabot pa sa ganun. So yeah, parang ang gusto ng church ang gusto ng mga leadership niyo noon is parang pag nakita pa kayo sa labas, immediately mag-assume ay nag-church to. Parang ganun. Parang ganun. Pero in a way na parang natuto din kami sa process na gano'n. Alam mo yun? Of course. Meron naman bro yung parang mapupulot mo doon na parang yan, wow, professionalism, blah, blah, blah. Yeah. Uh-huh. Yung mga ethical codes ng, alam mo yun, sa pero membership. Ito yung isang medyo na ako. Hindi naman sa na-surprise ako.
Of course, at the time, hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ako na-offend nun. Pero, madali ko na rin nilet go. Kasi parang, yeah, oo nga naman, totoo naman. Eh, patakaran nila yun. O, di sundan, di ba? Only to find out pala. I mean, like, bro, how many years ago to? Ah? Siguro, more than 10 years na, actually, ngayong 2021. Oo, oh, bro. Tapos, ang nangyari nun was sinabi, I mean, ako, nakalimutan ko na eh. Pero apparently, dun sa pastor na yon na sinabi, dun sa pastor na yon na nagsabi sa akin ng ganun, big deal sa kanya. In the sense na parang sobrang na-guilty siya sa akin. Parang, oh, okay. Wow. So parang, I mean, ewan ko ah, parang yung mga rules na yun, yung mga laws na ganyan, parang kumbaga, hindi lang siya challenging para dun sa naka-receive ng rebuke. Pero challenging, mas challenging din siya doon sa nag-rebuke. Ayun, yan yung... At nadadala pala nila yon. Parang iniisip ko in the back of my mind, parang wow, 10 years mo nang dala yan? Bro, I mean, matagal na tayong nag-worship and all that. Tapos ngayon mo lang parang ilalabas itong mga sama ng loob mo sa akin. Yeah. Hindi ako na ano eh, hindi naman sa nabuisit ako. I mean, I have no reason na para mabuisit. Pero naawa lang ako na parang bro, kawawa ka naman. Parang... All this time? Parang, God bless you. Baka kada ka makikita ka, naaalala niyo yung sitwasyon. Oo, yun nga, yun eh. So parang, ako naman, every time I see him, parang, uy, musta, pastor, musta? Doon lang. Yeah. Sa kanya pala, parang, uy, wow, naaalala ko tuloy. Ito yung review ko ng ano ha. Like, ganun, pag nakikita yeah, ka. Yeah, dude. So, alam mo, what I'm trying to say here is, I guess, siguro yung parang pagdating din sa atin, pag turn na natin, na mag-rebuke din. Kasi kinakailangan din naman natin mag-rebuke, di ba? Yeah. I think, parang kumbaga, kailangan natin handain yung sarili natin na parang panindigan talaga natin. Mm. Di ba? Kasi it's coming out of love. Kasi feeling ko ang nangyari dun, kasi the mere fact na daladala niya yun, I feel na parang ang motivation niya nun is parang guilt. Imbis na yung parang kasi you can rebuke people either one way na parang I rebuke you kasi ako na rebuke ako noon. Masama yun eh. Pero in this case, we can say na parang I rebuke you because parang out of love na parang I want the best for you kaya kita nare-rebuke. In his case, so kasi it's a matter yung laman ng pag-rebuke, no? Totoo. Yeah. Kasi i-rebuke kanya na i-review ka niyang ganito kasi gusto niyang gumanti kasi na-review siya before in a bad way. Oo. Diba? At hindi siya gumaganti sa'yo. Pinapasan niya lang. Pinapasan niya. Oo. And you, na-review na, baka mag-ano ka din ng mindset na pwede mong ipasa oo. Din sa iba. Yung pupwede. Pero yun nga yun eh. Praise God kasi tinawa naman yung parang pinigil ni Lord. Ako, hindi ko naman pwedeng sabihin na parang hindi, alam ko naman yung mga ganyan eh. Pero siyempre, yeah. I mean like, at the time bro, parang if feeling ko, like say for example, kapag si Jardine yung sinabihan ng ganun, feeling ko dalanin niya yun. Dadalhin niya yun. Mm. Or depende din talaga sa magre-receive nung rebuke. Right. Or, ewan ko, grace both lang talaga, either, bro. Yeah. Either. Diba? Either both. Ang ano dun, it's the grace, bro. So, yeah. Speaking about grace, naalala ko tuloy yung, alala mo yun? Wildfire yung kinanta niyo nun eh. That one and only time na nag-lead kayo ng worship sa atin noon. Wildfire, tapos kinanta niyo yung for the first time namin narinig yung Grace Changes Everything. Yeah. You remember that? Yeah. Bro, yan yung mga first, yan yung pinag-usapan ka kaya namin nila Miguel kanina. Na parang, bro, kasi napag-usapan namin, nakita kasi namin yung Santo Tomas. Edi syempre, parang tinanong niya, bukas pa bang Santo Tomas? Bro, hindi ko alam kasi tagal ko nang hindi nakapunta doon eh. Hindi, ako kuya, yung last time, yung kasama natin yung, ano, yung Tarlac? Oo, kuya. San ka nakasakay? Oh, years ago. So, sinabi ko sa kanya, oh, san ka nakasakay? Malungkot siya nakasakay. Yun nga yun eh, sinabi ko. Malungkot siya nakasakay. Bro, alam mo ako noon, parang, ang tuwang-tuwa naman ako noon na parang wow. Bro, Baguio driving lang ako, biglang yung katabi ko. Wow! Hi, baby! ako yung taga-Baguio. Plate lahat number. Lahat ng madadaanan. Baby! Hey, baby!
Uy, yung reaction. Ooh, si ano? Yan yung Jai. First, bro. Yo. Kayong dalawa ni Jai. Mga praise the, napapa-praise the Lord na lang ako. Yan na lang sabihin ko sa inyo. Siguro pag once na dadalaw kami ulit dyan, tapos magkasama kami dalawa, siguro tatakpan mo na yung plate number mo. Feeling ko rin. Hindi, kukunin ko yung plate number ni Vino na lang para... Like every time na lang, you know? Oh man, that sasakyan na legendary na yun. Pag nasakyan ko talaga yun, every time. Ang dami nating jams na nangyayari dyan. And alam mo yun, may time din na I open up to you, like, di ba? Oo naman. And you know, libot sa bagyo. Brother, yan yung isang, ewan ko, on the side, siguro na ministry ko yun. Na, yeah, sige, I preach. Yeah, sige, we sing. Yeah, sige, we worship. Yeah. Pero feeling ko, one of my best, now that I realize it, ito yung kotse na yan, yung pinaka one of the best na na ministries ko. Alam ko, hindi mo bibitawan yan. Ay, nako. Bro, magta 20 years na yan. Magta 20 so, years. Yan, promise. Oo. And, ewan ko, I mean, like, praise God kasi meron naman kaming capability para mag-upgrade ganun. Pero iniisip ko, bro. Wala. The memories. Hindi ko ipagpapalit. Oo, bro. Yeah. Ang dami nangyari dyan. Good and bad memories, bro. Pero memories nevertheless. Dala-dala mo yun. Sama-sama talaga yan. Mm-hmm. Alam mo, kung may buhay lang talaga ang mas yung sasakyan mo, Uncle Ben, siguro tingin ko magsasalita yung sasakyan mo. Feeling ko. Night Rider, no? Oh, like... Wala na akong gas. Okay. Ano? Ano, ganyan nga? Ano, babag... Sa mukha'y gagas-gas na naman. Ano na? Uy, sino na naman sasakay mo dito? Ano, iba yung kasama mo kagabi. Yung kasama mo kagabi, bland ah. Bakit ngayon? Bland? Bakit ngayon itim na yung buhok? Nag-die. You know... Mm-hmm. I mean, dyan tayo sa sasakyan yan, mas naging ano, yung bonding natin, mas naging close tayo, together with Eras, you know? Oo. Hey, bro. Everyone who's been in that car has had, you know, has had some legendary moments. Yun na lang sabihin ko. Legendary moments. Maganda yung pagkabigkas eh. Wala lang. Magandang tigpa pakinggan. Legendary moments. Alam mo, solid talaga yun. Grabe, solid yung sasakyan yun. Hindi you promise know, po. Mm-mm. Man. Ikaw ba? Marunong ka ba mag-drive? Ayun, marunong mag-drive. Ayun. Try mo na. Pero kung... mas na-enjoy ko yung, ano, yung... Motor. Motor lang ako. Ah. Kasi dito, kasi napaka-traffic. Ay, nako. Oo. Then, I understand. Pagka naka-single ka, wala. Doon ka lang sa gilid. Like, bicycle lane or motor lane. Doon ka lang sa gilid. Magkukotsi ka. Ano ba? Ako lang naman mag-isa. Sabagay. So, well, hindi ko naman pwedeng sabihin na parang ano yung alternative nyo dyan. Wala akong maisip eh. Pero bro, I mean, I think, in your case na rin, Eric, you may not know it, pero I hope you also realize na may mga ibang bagay ka rin, may mga ibang skills ka rin, outside yung mga kinoconsider mo na parang, uy, ministry ko to. You never know na pala yung mga ibang ano mo. Like, say for example ngayon. I mean, for example lang naman, yung parang conversations lang natin na ganito. You never know na may miniministeran ka na pala. Mm. And I, you know, I mean, I just, siguro feeling ko, I think I wanted you to hear that. Na your ministry is not just limited to your guitar. At alam mo naman na siguro yun. Ano din naman, lagi mo din naman sa akin, you know, nare-remind sa akin yung mga. I mean, may mga part na hindi mo akalain na nare-remind mo na pala ako. Like, this time. Diba? I mean, nga, no. Meron din pala akong ibang passion. Like, I'm a pastry chef nga, diba? Pastry ka lang ba? Feeling ko all around ka man eh. Oh, full course pero, ka bro eh. Yeah, pero ang ano ko, ang talagang forte natin is pastry. Pastry. Hot and cold dessert. Chef de party? Ano ba yan? No, pastries. Like, sa mga desserts, like ice creams, brulees, lahat ng sweets. Basta sweets. Kaya pala, big deal siguro. And sweet, may pagka-sweet tooth din siguro si Cam, no? Okay. Yeah, meron talaga. Alright, bro. That's my boy. That's my boy right there. Uy, remember na kumain tayo dun sa may cafe? Anong? Like,
Tayong tatlo nila, Cam, nag-usap. Oo nga, pero kaso, anong, saan yun? Wait lang. Doon sa may, ano, sa may taas. Anong kinain mo? Session. Anong kinain nyo? Okay. Si Cam nag-shake. And ako, yung lava cake na... Ah, yung ano, oh, yung may ice cream. Yeah, vanilla ice cream. Oo, choco vanilla. Sa may volante yun. Yeah. Volante. Ayun. Okay, okay, okay. Nang volante pa pala tayo, I thought na... Bro, I thought na yung mga time natin nun is yung parang ikot-ikot lang tayo. Ang naalala ko nun, yung dinala ko kayo sa top of the mountain, tapos kita niyo yung... Yeah. Actually, dinala ko si Ange dun one time. Alala mo yung... Ah, si Angge. Oo, kita mo yung mga pictures niya. Kami-kami yung mga kasama niya nun. Doon ako nilamig. Oo, bro. Tawang-tawa nga ako nun eh. Diba? Parang welcome to Baguio. Welcome to Baguio. Naka-shorts ka. Pero sa bagay, now that I think about it, alam mo yun, lagi ka namang naka-shorts eh. So parang, yeah. Speaking of the shorts, man. Speaking of the shorts. Oh, ano na naman? Speaking of the shorts, man. Oh, I'm wearing it. Ito yung suit ko nun, man. Ito yung suit ko. Oh, bro. Hindi nga. Yeah, ito yung suit ko. Puti, hindi. Ayaw maniwala. Naka-Hawaiian ka? Ayaw mong maniwala. Sige. Sige, hindi. Maghanap din ako. Bahala ka dyan. Yung cover photo namin sabay nun. Oo. Oh, di ba? Magkakasabay okay. Yun. Cover photo namin yun. Ano aba? Ito ba yung pinicture ko rin kayo sa, ano? Sa Johnny? Yeah, pinicturean mo kami sa Johnny. Oh, snap! Alam mo bang muntik ko nang ma-delete yung mga pictures na yun? I'm sorry. Oo, bro. Kasi parang inisip ko, I felt na parang, I think, na-format ko yata yung card or something. Basta. Ay, oo, nasabi mo nga sa akin yun. Nasabi mo nga sa akin yun. Pero I'm glad na, ewan ko, bro, thank God na lang na nakapag-recover ako. Anyway, I mean, Ayaw mo talagang maniwala. Basta, wait ka lang dyan. Ito. Nasa'yo ba? Bro, this is the short, bro. This is the short, bro. Remember this, bro? Are you kidding me? No, I'm not. Wala akong, oh my God. Praise God, look at that. Yeah, no. I didn't even know na, I didn't, oh, wow. Okay. And guess what, uncle? Alam mo kung anong suot ko kaninang shoes? The shoes I'm wearing also. Vans? Oh my gosh. Oh my God. And yan yung shoes na sinuot ko nung pinicturean mo kami. Well, I don't know. Well, ewan ko, yung mga ganyang bagay, parang wow. Okay, sige. Parang coincidence, praise God for that. Conversations and all that. You and your shorts, bro. Come on. Me and my shorts and my... Ewan ko, hindi, inisip ko pa nga, alala mo ba nun, na parang, di ba, na nasabi namin na parang, uy, kayo maglilid ng anniversary worship namin. Naka-shorts ka ba nun? Oh, naka-shorts ako nun. Seryoso ka? Ano, worship ninyo sa? Nung sa anniversary convention? Namin. Sa convention? Oo. Oh. I know, I'm not. Ah, okay. Akala ko naman, di ba? Parang wow. The youth. Sa youth. Well, of course. Hindi, medyo, yeah, expected na yun. Pero I mean, isip ko parang, can he go so far na mag-short siya sa convention? Apparently not. No, sige, good job. No. Good job. At least alam mo naman. I mean, di ko gagawin. Siguro mga ripped jeans, pwede. Ripped jeans eh. No? Ripped jeans! Hindi pero yata, alam mo. Bro, hindi pa yata uso nun eh. Hindi pa uso nun? Wala ano pa na. Skinny jeans. Skinny jeans. Yeah, yeah. Diba? Ano yung sasabi mo? Hindi, yung una, alam mo yung ano, doon din nauso yung conversation natin, like, nung kasama ako, si Cam, tsaka ito. Nung umakyat tayo doon sa malamig na area, doon din nauso yung conversation. Woman! Yeah! Bro, hindi ko alam kung saan... Alam mo, all this time, akala ko ikaw yung nag-start nun. I had no idea. Bro, wala naman ako. Wala akong alam dyan. Like, meron kang TV show na kunikwento sa akin nun. Like, sabi mo pa, Woman. Get me water. Woman. May pagkain pa, mga ganun. Oh my gosh. Hindi, sige, I'll try to remember, bro. Kasi, I mean, wow. Man, impact, man. Look at that. Look at the impact that of what's been going on. Pero ito, tanong ko lang ha. So, with tomorrow na ganyan, always ba
na nasanay na ba kayo na dapat, ano yun, all the time ba na four songs na dalawang praise, dalawang worship? Ano, hindi naman actually. Kumbaga, ito yung parang nagiging body ng praise and worship namin. Like, meron kaming opening song, praise yes. and worship. Ah, so yung, what you call this na, yung refiner's fire nyo, yung opening song nyo. Yeah, meron. Talagang kailan. Kung may mawawala man siguro or mababawas sa lineup, siguro isang praise or isang worship, pero hindi yung opening song. So always, always na yung opening song sa inyo maski na noon pa? Oh yeah? Okay. May time pa noon na hindi lang ganyan. I think meron pang nangyayari na sometimes puro praise ang tinutugtog namin, wala kaming worship. Wow. Yeah. Nice. Like, kapag yung Easter? Aha. Uh-huh. Oh yeah, of course. Sunrise. Oh. Wow, sunrise. Okay, nice. Yeah, sunrise. Mm-hmm. Tumutugtog kami outdoor. Nahintayin talaga namin yung araw na. Kapag sumilip na yan, yan na. Countdown. Yun na, countdown na. Let's go. Nice. Ay, wow ah. May mga ganun. Ng balahibo, you know? Meron. Of course. Nag-iisang spirit. Mm-hmm. And just for you to understand na parang wow, we are celebrating the reason, lalo na kapag Easter na ganun na, you're celebrating the reason kung bakit ka Kristiyano. Yeah. Yeah. It's beautiful, man. I mean, yeah. Tataas din balahibo ko doon actually. Alam mo yun, I only ask kasi Eric, I read somewhere kanina, actually hindi kanina, pero a couple of days ago sa Instagram na parang, ewan ko, wait lang ah. Na-screenshot ko yun eh. No problems. Pero ang point niya is, does it always have to be that way? Na parang kailangan bang laging ganun yung worship proper? Wait lang ah. Talaga? I mean, hindi naman, it's not in the sense na parang kino-question niya or binabara niya or anything like that. Pero parang ano lang, inspirational question ba na parang do you think na it always has to be that way? So, question lang na, wala namang halo ng naku-curious siya, bakit ganun? Hindi, wala. My point is, hindi niya, I mean like, ang tawag dito. Walang negative, no? Walang negative. Parang, ano lang, tinatanong ko lang naman. Parang ganun yung point niya. Teka lang, ha? I want to find that quote kasi. Marami tayong oras ang ko. I know. Bakit mo sinasabi pa lang na, ano, sinasabayan mo si Cam? Like, what do you call this na? Kapag paggising siya, ganun. Kakausapin mo and all that. May mga instance kasi na pagka, ano. Kasi ako may insomnia akong kala. I cannot sleep early. Really? Gawa nga ng, dahil nga, nagtrabaho ako sa, yun, alam mo yung schedule na, broken schedule yung schedule ko sa body. So, nasira yung body clock ko. You mean sa cooking? Like, yeah. your cooking career? Yeah. Papasok ako doon ng hapon. Why am I, ano, ba't hindi ako naniniwala sa'yo? Sa ganun? Kasi I mean, I'm thinking na parang, well, okay, siguro big factor na rin yung sinabi mo na broken schedule ka. Yeah. Ano yun, may ano din kayo? May mga night shift din kayo, ganun? Oh, night shift. Like, ano to, sa ano? Sa Jeddah. Okay. Yeah. Eh, kung hindi ka maniniwala, edi let's dive into deeper reason bakit I cannot sleep. Go. Kasi, nung, ano, na-diagnose ako na meron akong anxiety and depression. Like, dahil background, family background, like, alam mo yun, I came from hindi magandang masyadong relasyon sa mama ko. And broken farm kami. Mm-hmm. Parang, mula pa daw nung bata ko, dala ko na daw yung ganong klase ng parang mental something. Okay. Na nakaka-apekto daw sa parts ng something ng brain ko na nagti-trigger para mag-overthink ako. So, and yung overthink ko na yun, nati-trigger lang siya kada pagka mag-isa ako. And like, siyempre, mag-isa naman tayo pag matutulog tayo. Like, right. Pag dilim. And you know, na-diagnose ako na may ganun. So, isa din yun sa, yun yung pinaka-main reason ko bakit parang, ano ako, nocturnal. Nocturnal. Kasi ako paggabi. Yeah. And maraming, and siguro, tinake ko yun as,
kung sa iba, kung may maka, kung naririnig man ng iba na like, ah, nararanasan ko yung ganyan. So, ako hindi ako nag-dive into like, ah, may anxiety and depression ako. Hindi ako nag-dive na, ah, meron akong ganito. Pero ginawa ko yun para i-balance ko yung interest ko like, searching into something new sa mga musics. Like, naging ano, parang dito mas naging bold yung pagiging artist ko. Mas nagiging, ano ako, parang anong tawag nito? In-embrace mo. Yeah, in-embrace ko yung pagiging ganun ko, pero para hindi ako magkaroon ng overthinking na, like, kasi nagkaroon na din sa part na naging suicidal ako eh. Really? Like, yeah. Erik, woman. Hindi, I mean, you know. No, I'm kidding. Sometimes, no, it's okay. Hindi, ano eh, ganun. Like, ang daming instance na naging suicidal. Marami akong suicidal thoughts and may mga ilan doon na nangyari. Pero praise God that hindi naman niya hinayaan na umuwi siguro ako ng maaga. Like, Erik, hindi dyan pa pwede. Doon ka muna. Doon ka muna. Umayos ka. So, like, sabi ni Lord na, hoy, talaga? Talaga? Dyan ka muna. Really? Merong mga ganun talaga si Lord na, alam mo yun, kung talagang, Lord, akyat na ako. Shock. Punta ako dyan. Hindi, baba. Baba, may purpose ka ba? Mm. Lagi niya akong ina-extend like pag may mga suicidal thoughts ako and like sumusuko na talaga sa buhay like si Lord meron siyang time na alam mo yun yung oh alam ko pasaway ka pero mamaya extended ka na naman mumulat ka na naman ng umaga. Alam mo yun bro. Ako naman I don't say na I have suicidal thoughts pero lagi kong iniisip yung mga ganyang bagay na parang Lord pwede mang umuwi na ako. Yung mga ganun ba? I wanna go home na. Alam mo yan, parang this world sucks. Gumaganun na lang ako. But yeah. Alam mo, uncle, alam mo ang pinaka-isa pa dun na naging masakit sa akin. Meron akong isang karelasyon na like years din kami, long-term relationship. This was way back noon. Yeah, way back noon. Like nine years na kami ni Cam, so before that pa. Oh yeah. Before pa. Kasi matagal ko siyang ka-relasyon. And Camille know that story na. I came from bad relationship nga. Girlfriend ko siya. This. Ilang years ko siyang girlfriend and nakagraduate at trabaho. Uncle umuwi sa bahay buntis. Wow. Kasama niya yung lalaki, namamanhikan and that like, uy, wait lang. Ako boyfriend ah. Bakit buntis? Ngayon pala, nabuntis pala siya ng iba. Nang kami pa. Without it. Di ba? Bigla na lang ano. And I'm sorry to hear that, man. Yeah, it's okay. Pero ito ang pinamagandang nangyari doon. Like, okay lang ba? Sandali. Pause lang. Okay lang ba? Kasi I'm recording this. Yeah, it's okay. Mas marami makakarinig din. Okay. Alright. Alam mo yun, yung tipong, ah, sama. And I'm not Christian that time. Di pa ako Christian that time. Like, ano yung, yeah, hindi, curious ako. You say you're not yet Christian. Ano yung mga iniisip mo na? Ah, man. Gagraduate na ako nun. I take IT. College? Gagraduate na ako ng one year. Thesis. Thesis time. Thesis time. Nagtitesis na kami actually nun. On process na. Graduating na dalaga dapat. And nangyari that time, nalaman ko ngayon. Nagkulong ako sa compound namin doon kila tito. Like, di ako lumabas. Lalabas lang ako kapag susunduin ako ng mga brads, mga tropa. Inom. Oh, ang masakit kasi noon, uncle. Kaya, ito yung bahay ni tita ko. Doon ako naka-stay. Ito yung bahay nila. Kailangan madaanan bago ko makalabas. Every time. Every move you make, bro, nare-remind ka. Kaya, yung sabi mo kanina, like, every time mo pag nakikita mo, lagi ka nare-remind na dala-dala ng tao. Yung sa akin, dala-dala ko. Dala-dala ko, promise. Like, and then, hindi pa ako Christian that time. Like, ang dami ko talagang iniisip. Like, umiyak din. I stopped studying. Nawalan ka ng gana. Nawalan ako ng gana mag-aral. Nawalan ako ng gana mabuhay talaga. Nagtambay lang ako. And then, suddenly, I called Papa, si Father. Like, umiyak lang ako nung umiyak sa kanya. Pag-ganto. Then, that's that time na involved na ako sa music. And yung mga kapatid ko that time, nag-church na sila. And
Bihaya ako. Like, kuya, nagigitara ka naman, pwede bang, wala kami magigitara sa church eh, pwede bang ikaw na lang? Like, yuck! Da! Ang gagawin ko dyan sa church? Eh, hindi pa ako Christian, eh, hindi pa ako Christian that time. Gagawin ko dyan. Weirdo nyo nga, tatawa-tawa kayo, tas mamaya-maya iiyak. Like, hindi akong pinapansin ng kapatid ko, okay lang. Hanggang sa, one time, one day, sa kakakulit niya sa akin, okay, sige, fine, I go. Then go. Hanggang sa naging gitarista ako. So, to make the long story short, naging gitarista ako dun sa church na yun. Na-improve ako. Hanggang sa, di ba eh, syempre, galing ako sobrang relationship. Hanggang sa nagkaroon ng youth camp. Yun na yun. And that youth camp, nabago talaga. Nabago yung full story ko. Like, I'm into first strum ng guitar ko. Like, praise and worship and kami yung praise and worship. First strum. Ayun, syempre, ugali ko kasi yung parang dikit lang muna yun. Magko-concentrate lang muna. Get to the zone. Nakita ko yung ilaw. Like, in my front talaga, may isang babae, naka-red, elmo pa yung damit. Di ba, di mo? Like, ang cute niyang ngumiti. Parang, slow motion, like, di ba, yung parang, sabi na siguro nila, hey, Eric, that's your woman. I'm so calm, like, bro, talaga, nakita ako si Cam. On my front. Like, oh my God. Di ba, hindi ko makakailan yun. Ayun na yun. And then yeah. That's when you knew. Ito, let me pick up from there. Pero that's when you knew na that was her. Na? Huh? Right then and there. Yeah. Yan yung hindi ko makalimutan na part. Pero you did not mention yung former pain. Ah, that pain. Oh, of course. Pero again, like I said, bro, thank you for trusting us with walang problema dun. Alam mo with ba, your experience. If meron man akong pangalawang bahay, I mean, pangalawang church, pangalawang family, pangalawang place na pupuntahan. Mm-hmm. And I know Camille know this one also. Kung marinig naman to, talagang agree siya sa akin. My second home is Baguio. My second church is Good News. Mm-hmm. And my second family is all of you there, guys. Na you know, Daddy O. Mm-hmm. Like, ay, Set, kayo yeah. lahat. Kuya John. Mm-hmm. Man, yep. Solid. Iyak na ako. Talaga. Char. No! No, I'm kidding. Of course, bro. Alam mo, that's also why, hindi ko naman basta-basta, hindi naman ako basta-basta kumukuha ng kung sino-sino man para dito sa overflow na to eh. But I get people who I know have their own perspectives. Yeah. Ang ibig ko sabihin dito is parang when I say own perspectives is inako nila yung faith nila. I mean, bro, wala naman po akong sinasabi na parang we're better than other people or anything like that. I mean, ibig ko sabihin is parang tulad sa'yo, napaka-solid ng experience mo na ikaw at ikaw lang yung nakaranas niyan. I mean, yeah, sige, ang dami mga ibang tao doon na makasabi na parang, oh yeah, I've been through broken family also. Oh yeah, I've had other people cheat on me. But not necessarily as precise as yung situation mo. Alam mo bro, now that you mentioned that, ano, and I won't mention names din, pero ako rin kasi, parang kumbaga, I've had my own experiences pagdating sa relationships na ganun, na parang ganun. Pero ito yung nangyari sa akin. And I'm not, I'm going to keep this as general as possible. Pero no. Uncle, this one nakwento mo sa akin? Which one? Like your girlfriend. My past. Yung oh. Yeah. Alam mo na 'yon. Yeah, they engaged and then 'yun. Hindi, iba na to. I mean like alam mo na 'yon and you know, some of the people watching, you may know this. I mean, the girl involved may be watching, but you know, God bless you. No. You know. Wala. We're trying to be nice. Hey. Yeah. Quiet. Yeah. Actually, kapag yung ano mo, yung girl mo rin. I mean, well, not yung girl mo, pero yung ex mo. Kapag nanood din siya, we speak blessing to you. God bless you. Ayan. And you know, if you're watching man, my ex. Hindi yung ano, yung matagal-tagal.
you know, I speak blessing to you and God bless you dahil hindi ako magiging, alam mo yun, magiging firm standing in front of you guys na ganito, na naging part ka rin ng mga journey ko sa buhay. Wow. Naging ganun. Naging naging hotline na to eh, no? Parang, oh my gosh. Uncle, it's your turn. And then, change topic tayo, bro. No, no. No. Pangit mo ka banding, pre. No. No. Hindi, ang akin kasi, hindi, ito lang naman i-share ko. I mean, alam mo na yung kwento ko. Okay? Ang ibig ko sabihin dito is, I mean, to just build up my point. Recently, without mentioning names or anything, at least two people have approached me nitong week na to, ah, na with their own problems, with their own partners. And then they were so synonymous dito sa nangyari sa akin. So parang ako, hindi naman sa parang cool ako or parang I know, hindi, alam ko na yan or anything like that. Pero I felt their pain, bro. Yeah. And the thing is, parang since I felt their pain, I was able to go ahead and at least malalaman ko na parang, uy, si Kuya Brent naman kasi parang lagi na lang joke, lagi na lang ganito, ganyan, lagi na lang kalokohan, mm-hmm, lagi na lang kabulastugan. Pero during those times, parang I felt na parang nagkaroon ng good timing in the sense na parang because they're going through something really serious and it just so happened it was something that I'm very familiar with. I mean, doon talagang nagkaroon ng ministry, doon talaga nagkaroon ng parang help that you couldn't get anywhere else. So I guess what I'm trying to say to you, Eric, is ganun din sa iyo, bro. In fact, actually yung pagkasabi mo noon, hindi ko in-expect na sabihin mo yun eh. Yung sinabi mo na para, hey, to the girl, hey, God bless you, dude. Ito, and I'm the sort of person na parang kayang, I mean, being sarcastic, and I'm not very proud of being sarcastic, pero, well, deep inside, I probably am. Pero, tawag dito, I know when someone's not sarcastic eh. And ikaw, hindi ka naman sarcastic nun. Kasi a lot of people can say that eh. Na parang, kunwari ako, alam mo na to, na parang may nag-cut off sa akin habang nagda-drive ako. Pwede kong sabihin na parang, uy, God bless you, pero iba yung finger na nakataas. Diba? God bless you! John Cena, baby! Yeah! Bahala ka sa buhay mo! I love you! Uy! Ay, nako. Ay, no. Kaya rin sa atin yun eh. Alam mo na yun. Oh, back to you, your story. Hindi, yun na yun. Yun na yung story ko. Ah, yun na yun? Hindi, I mean like, my point was, sa sobrang hardcore na naman nangyari sa buhay natin, either before or after natin na maging Christian, I'd like to say na parang, yung author pa rin natin si Lord eh. Yeah. Na siya yung gumamit ng mga dark chapters natin in order to add light for other people who are going through the same darkness. Yes, sir. Word. And in your case, I mean like in every song, in every pastry dish, nakikita yon. So, dude. Alam mo, Uncle, hindi ako magmamalinis. Alam niyo yun, like, I've cheated before. Mm-hmm. Nakakapagsinungaling ako and dude, nagagalit men. Bro, hello. Hi. Yeah. Right here. Pero in terms of that, parang God uses the situation before para kapag may taong nakakaranas recently ng naranasan mo before, parang ikaw na yung magiging, yo man, nararamdaman kita and alam ko kung dapat mong gawin. Halika dito, usap tayo. Like ganun, di ba? Yung empathy ang tawag doon. Yeah. Pag pumasok ka sa pumasok ka sa call center or kapag may nag-interview ka sa, I mean, pro tip to, kapag mag-ano ka, kunwari like say for example nabaliw ka at gusto mong pumasok sa call center, sabihin mo lang yung word na empathy, pasok ka kaagad. bro, kasi yung empathy is you put yourself in the shoes of other people. And naturally, bro, kapag naranasan mo na yung nangyari dito sa isang tao na to, I mean, it's but natural. Hindi yung parang napaka-arrogante mo na parang, ay, di, alam ko na yan.
And I mean, dude, you're the first person na parang the very powerful words na, dude, I feel you. I got your back, bro. Yeah. Like, di ba? Walang, andun din ako sa, andun din tayo sa point na nangyari sa atin yun. Wala tayong matakbuhan. Ay, nako. Like, hindi natin alam kung kanino tayo tatakbo. Pero buti nilang may grace. Like, God chases you and, hey, come here! Like, come here! Scorpion come eh, no? Yeah, like, Eric, come here! Halika dito. Ganito dapat mong gawin. Ako ang bahala sa'yo. Gusto ko yan. Like, parang ikaw to pay forward or to para malesen na yung malesen ng iba or para ma-solve ng iba yung ganong klase ng nararamdaman. Like, gagamitin nyo. Gagamitin talaga yung sitwasyon ni Lord na yun. Etong tanong para ko sa'yo. Sa may tanong ko sa'yo ngayon. Yes. Kung may taong may insomnia na parang sobrang nakaka-affect sa kanya, anong payo mo sa kanya? Yo, ako, kasi pag inaatake ako ng insomnia, ang unang-una talagang nagtitrigger ng the overthinking. Overthinking. Yeah, overthinking ng mga bagay-bagay. Like, I do cell phones. Like, kung kunwari man, ang overthink mo is dahil na-insomnia ka, dahil nag-overthink ka before, dahil sa relasyon mo, like you thinking, nag-overthink ka kasi na, siguro, kaya pa online to. May kachat to na iba. Like, busy siguro. Whoa. Iba. Like, oh, ganun. Like, kunwari, oh, sige, sabihin na natin ganun. And kung instant may family siguro na dahil nag-overthink ka sa family, lasing na naman si mama, lasing na naman si papa, ano na naman gagawin ko? Ah, nag-aaway na naman si ate, nag-aaway na naman si kuya. Like, dude, sister, brother, you know? You know what I'm saying? Yeah, yeah. Wag kang mag-overthink dahil you're killing yourself. Wow. Man, you're like a snake wrapping on an axe, man. Mm-hmm. Parang niyakap mo yung isang axe or isang lagari. Like, sinasaktan mo lang yung sarili mo. Tapos like, kung paano ka kumapit. Yeah, kung gaano ka kahigpit kumapit, mas lalo kang nasasaktan. Nasasaktan. That's the illustration, man. Kung mas lalo kang mag-overthink and mag-overthink, mas lalo kang masasaktan. And alam mo kung anong naging isa kong relief or isa kong naging paraan para mawala yon? Isang-isa is yung acceptance. Acceptance. Yeah, acceptance. And, you know, in-accept ko lahat ng ganito, ganyan, na nagkamali ako, nagkamali sila sa akin. Accept it. Nagkamali ako. Malaking bagay yun na acceptance. To accept. Hindi yung, actually, yun, to accept na nagkamali ka. Yeah, and it's a matter of choice din, uncle. Mm-hmm. Like, choice mo ba na kung nakakita ka man ng maliit na bagay na makakapag-trigger sa'yo? Choice mo. Choice mo kung maapektuhan ka. Yeah. Oo, choice mo yun. Or choice mo na iwasan yun para hindi ka ma-discourage sa sitwasyon, di ba? I love the word na ginamit mo. Kasi ngayon napaisip ako dun eh. Hindi naman saan in-overthink ko yung sinabi mo. Pero overthinking is not thinking. Yeah. Thinking. Different. Thinking is different from overthinking. Yeah. Diba? Ngayon, ang napulot ko doon, hindi, maganda tong sinabi mo eh. Kasi overthinking is like a snake wrapping around an axe or a snake wrapping around a blade. The more you hold on, the more you bleed. Wow. Wala lang. Someone has to hear that somewhere out there. Pero here's the thing. Ito rin yung isang one thing that I was imagining habang kinakwento mo yung overthinking na yun. Kasi akala ko kasi pagdating sa overthinking, ang una kong pananaw is parang kung ano yung mga current situations mo. Kinukuha mo yung present. Which is sometimes true. Pero yung sinabi mo na parang pwede ring sakop ng overthinking mo yung past mo. No? Now, thinking about your past or thinking about your present or thinking about your future, okay lang naman yun eh. Pero the moment na nag-o-overthink ka about your past, nag-o-overthink ka about your present, or nag-o-overthink about your future, kahit na tanggalin mo muna yung future. Say for example,
overthink mo yung past mo, ang mangyayari doon is parang nagsispeculate ka na eh. Tapos na yung nangyari. Now, nakakapagdadagdagan mo pa yan ng thought, more than yung kailangan niya na thought, abay nagre-recreate ka na ng past mo. Diba? I mean, brother, stop me lang ha, kung mali yung ano ko, or stop me if you don't feel me ha. Pero like, say for example, okay, sa past yun, nag-overthink ka sa past mo, nire-recreate mo yung past mong ganun, to the point na na-affectuhan ka eh. And then now, you're overthinking about your present. Na parang, nag-i-introduce ka ng mga variables na wala naman na dun noon. Nag-i-introduce ka ng mga bagay-bagay na parang, you're as, and then to the point na, if you overthink it enough, nagiging truth na sa'yo itong mga haka-haka mo. Word, man, word. It's word. Okay, so, there's, I mean, siguro parang, yan po ba yung gauge doon, Eric? Na parang, the moment na parang nagiging more of fantasy yung ano mo, kapag nagfa-fantasize ka, medyo sign na yon ng konti na medyo nag-overthink ka? Yeah, pwede. Kasi ang overthinking para sa akin, Uncle, in my own experience, kahit sobrang late na bagay, like kunwari man, mga bata, mga bata dyan, naglalaro. Nakita ko lang, dumaan, naglalaro. Maliit na bagay, ah. Naglalaro. So, anong magiging fit? Ano sa akin nun? Dahil isa akong overthinking na person. Maalala ko na, ay, buti pa sila nung mga bata sila. Wow. Enjoy nila ngayon. Wow. Yung mga walang connection. Yeah, like, yung mga walang connection to other people. So, tapos biglang like, sa kayo parang wow, sana all. Oh, like buti na bakit yung mga batang to, ang saya nila. Buti na naranasan nila to. Bakit ako hindi ko naranasan nung bata? Di ba? Like very small thing. It may destroy your. Alam mo 'yun? Ito yung sinasabi ko eh. Alam mo kung bakit tayo nag-usap ng ganito? It's because I believe na nung una, syempre, 'di ba? Hindi naman maiwasan. Na parang, okay, yeah, let's talk about worship, blah, blah, blah. Pero bro, tingnan mo, wala naman, ito yung sinasabi ko sa'yo eh, na parang wala naman ako in-expect na ganito yung mga pinag-uusapan natin. Pero bro, yeah, look at this. We're learning. Huh? And this is the same, brother, this is the same situation na nangyari sa amin nung isang kausap ko kahapon. Ang pinag-usapan namin kahapon, nung una, nagsimula sa COVID. Tapos punta sa fear. Eh bro, ito, yung sa atin, pinag-uusapan natin worship, tapos biglang dumating dito, overthinking. It's like, dude, ito yung mga sinasabi ko, na parang I'm enjoying this bro eh. Wish ko lang sana, I mean like, man, people need to hear what we're talking about talaga. Yeah. Alam mo kung meron man sigurong, yung kagaya nga na sinabi mo na people should hear this thing, I think the grace of the Lord will do the rest. Oo, totoo. Totoo. In fact, bro, I believe na yung grace ni Lord, pag wala yung grace ni Lord, wala, nagkakwaral na tayo ngayon. Yeah. Pag wala yung grace ni Lord, siguro naparating na tayo sa kalokohan. Hindi kaya basta yung mga ganyang bagay ba? You understand, bro, na parang, yeah, there's a time for us na kayang-kaya natin na maglokohan and all that. Magdamag tayo, mag-Foo Fighters, mga ganun. Metallica, Pantera. Alam mo, bro, ito, aminin ko sa'yo, for some reason, hindi ko alam kung bakit. Pero, may playlist kasi ako dito sa Spotify na panay mga ganun nga. Actually, iba yung Foo Fighters eh. Parang kumbaga more sa akin na parang alt-rock section. Yeah. Kasama na mga Blink-182, yung mga ganun. I'm sorry na kapag sinasama ko yung dalawang yun. Alam ko, anti, that sucks. Pero, 99 Red Balloons. Yep. Anyway, may separate akong playlist na, talaga? May message ako. Wait lang. Sorry. May separate akong playlist na panay Metallica, panay Pearl Jam, panay Static X, Rammstein, yung mga yun. And here's the thing. Ewan ko, for some reason, although I've never heard any of their songs before, kasi yung mga ibang kanta na yan, like yung mga like the bands I mentioned, mga Korn, ganun. Relate ako kasi I heard them in my past and I was able to relate to them in my past. For some reason, recently, bakit
bakit yung recent search ko parang Pantera? Wala lang. And then I just started listening to it lang na parang, okay, this is cool. Wala lang. I don't know, bro. I mean, I don't know. Nawala yung point ko dun. Sorry. Nawala yung, no, it's okay. Ano, nawala yung train of thought ko. Nakakaano din ako dyan sa mga ganyan. Like, you know, pag I listen to music like that, dumating din sa point na I overthink. Really? Yeah, I overthink. No, pagdating sa mga ganyan, what if tinuloy ko yung pagbabanda ko sa labas? Mm-mm. Ano na kaya ako? Pero teka, wait lang. Speaking about that, may iba lang ako, pero balik tayo doon. Kailan ka nag-start na mag-gitara? I started playing guitar when I was second year, high school. High school, okay. Yet, not totally electric. I'm into acoustic. Acoustic. Ano yung, yeah. Siyempre, chicks. Ay. Lumanag pa in guitar. Kauso-usuhan pa lang ng tila ibon kung lumipad. Yo! Oh my gosh! Kamikaze. Oo. Ah, that's one favorite ko talaga, ang Kamikaze. Of course! Yay! Normal. Like, mm-hmm. Makul, ang kulit ng mga yan in person eh. Nako. Sinabi mo pa ang pag tumutugtog dito sa talak, umaakit yan dun sa pinakataas ng mga barikado ng lights. Si Jay. Oh my God. Yung alam mo yun, I started in that stage na second year high school. Mm-hmm. Binigyan ako ng bagong phone noon actually. Ng tita ko. Anong phone yun? And ang ginawa ko, na Nokia 1100. Oo. May mga MP3 na ba yun? MP3. Wala pa. Wala pa. Ang maganda pa lang doon yung bagong version ng Space Impact. Alam mo yung lang bro. Yung magandang version, yung tumatalon-talon. Oo. Alam mo yun noon. Yung game niya noon. Sige. And that's brand new cell phone. Uh-huh. Useless sa akin eh. Parang, ha? Anin ko yan? Like, paano makatext mo si papa mo? Paano makausap kanila po? Okay. Then dumating yung time na binent. Uy, saan yung cellphone? Bilhin mo no. Tapos, gumanon ka? Nakuha ko yung money. Nung nakuha ko yung money, bumili ako ng guitar. Out of nowhere lang. Out of curiosity lang na, what bumili akong acoustic? Ano yun? Pag pinagpalit ko yung cellphone ko sa gitara. Like, what the hell? Pinapagalitan pa ako nila tita ko na, bakit nasan yung cellphone mo? Hindi ka namin makontakt. Ano sa nga ba nang nung galing? Ano yung dala mo? Bakit may dalang bumili po ako ng gitara kasi binenta ko po yung cellphone? Hindi ko po alam kung bakit eh. Di ba, I play guitar and I enjoy it. Oh my bakit? God. Alam kong phone. Di ba? Yan. Doon nag-start yung na-inlove ako sa kaskas ng daliri ko nung string. Duguan. Yeah, butas-butas na yung daliri ko. As in, keep on practicing pa rin. Wow. Ihilig mo talaga yan, brother. Pero going back. I find myself sa ganun na. You find yourself. Hindi, okay. Ang ano mo noon is parang sinasabi mo habang nakikinig ka sa mga ganyan, napapa-overthink ka na parang anong tawag dito? Parang kapag tinuloy ko yung pagiging band boy. O sige. Ano pa? Ano pa yung mga iniisip mo noon? Like, I mean, obviously, hindi lang naman yun yung iniisip mo. Like, you know, in a good way na overthinking ko naman. Like, dahil nga, papunta na ako sa yung petition nga yung abot sa Fiat. I'm going there. Like, I always listening to the music ng Bethel. Meron nga yun, yung Red Rocks, yung bago kong... Red Rocks. Pinapahingan Red Rocks. Mm-hmm. Bethel, si Chandler Moore. My God! Chandler Moore. Timbre ng boses niya, si Brandon Lee, Sean Fuke, yung mga artists ngayon na gano'n. Like, siguro, pag napapunta na ako dun sa overthinking na, siguro pag napadpad ako sa US, siguro I will find this church. Siguro kahit maging tag-aayos lang ako ng cable, siguro madidiscover ako. Like one day siguro magiging part ako ng team. Ganun. Starstruck, bro. Yeah. I'm solid na solid. Of course. Mas lalo naging solid. Uncle, dahil dito sa Pilipinas, you know, may mga naging friends ako sa Facebook na band. Member ng mga matataas na ano ng worship, like KZ, gitarista ni KZ Tandingan, no? Si Sir Makoy Portado. Okay.
sila Migsranyeses. Oh my gosh, malayong Pilipino. Ah, okay. Like, di ba? Yeah. At sila, like, na, dumating din sa overthinking na naging fantasy na na, sana one day, I can play with them. You know? Mm-hmm. Yung mga part na ganun, siguro, oh, man, sana maganda naman gamit namin. Like, sana naman, ma-full blast man lang. Sana makakanta man lang ako sa mga 10,000 people, mga ganun. Yeah. You know, 10,000 people. Speaking of 10,000 people, yan yung isang... 10,000 reason. Oh, hindi na ba? Iba na. Ang ano ko is itong tawag dito. Kasi nga, di ba, I started playing worship for some reason dito sa car habang hinatid ko yung mga kids kanina. Tapos yung pinaka-first song, alam yung With Everything ng ano, Hillsong. Yeah, see. With everything. Yeah, alam dude. Mo, ang unang part niyan is The Inside Out. Yes. Doon sa concert isang nila na, sa doon Miami. Sa Miami. Mm-hmm. Yeah. Ang ganda ng ano, ang ganda ng pasok nila doon. Wow. And that's yan. Sinabi mong 10,000 people. Bro, if we can get people to sing that song na yung part lang na yun, lahat sila nagvo-vocalize. Ang tawag ko doon is convention center song eh. Yung with everything na yun, hindi siya, in my opinion, hindi siya parang small service lang na song. You need 10,000 people to sing it at the same time para talagang, wow! Siguro dadagong dong. Oh, bro! Alam mo yun, yung parang, wow, you want, like, if ever you wanna feel like yung totality, like say for example if you're still subscribing to the belief na parang oh we wanna feel the presence of the Lord right there, man, that's how you do it. Putik, oh my gosh. Ano, may part na ganun, uncle, yung we're circle of team, like ano, like final practice namin and final ano namin ng final rehearsal namin sa anniversary ng church. Yeah. Ay, kababalik ko lang nang galing sa Jeddah. And I bought the... Oh, recently lang? Oh, recently lang. Like, uh-uh. Last year. Uh-uh. I bought yung bago kong guitar effects. Alala ko yun. Yeah, pinupost-post mo yun eh. Yung bago kong guitar effects. Oh, bro. I want to test it na. And test na nga yung ganun. And na-test ko na. And meron dun sa last part na dumating na si Kuya Rico. And yung team, ano, like, into... whole na naka-circle na kami. Mm-hmm. Like, yung, sige, lahat ng pagod ninyo, lahat ng mga gusto nyong ipapasalamat kay Lord, you give thanks to the Lord, yung inipon natin in one year. At this time, tayo muna mag-worship bago natin ipasa sa congregation bukas. That, I mean, solid talagang lahat din ng pagod ko ng 2 years doon sa Jeddah. My point, tinanggal ko yung gitara when I play guitar, nakaluhod lang. Talagang umiiyak ako. Si Kyle and crying. And alam mo yun, kahit medyo more than 20 persons lang kami. Parang yung church, parang dumadagungdong na sa wow. Ah, kanya-kanyang lyrics. And, Walang pakialamanan. Walang, pero it's like, kanya-kanya kayo. Pero you guys were in the like, same spirit na parang, like si Kuya Rico rin na, alam mo, si Kuya Rico is napakalaking part nun sa buhay ko as isang nag-ano din sa akin sa music, si Kuya Rico. Yeah. Like, hindi niya kami pinigilan that time. Wala kaming pakialam sa oras that time. Hindi namin alam kung ilang minutes kami nakaganon. Like, sinusurrender namin talaga lahat. Ano kayo nag-start? We started na rehearsal, ng practice ng song. Aha. Tapos, sinabi na ba sa inyo noon before na okay hindi. guys before we practice ganito ganyan? Hindi nangyari 'yun. Like nung sa last part na ng worship na namin, yung Planet Shakers that song Hindi naman the anthem. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Older or newer song? Feeling ko. Anyway, yeah, go ahead. Yeah, kapartner siya ng I Came For You. That, only take is one moment. Basta under siya nung album na yun. And that lyrics, nung
Yung Lord, we worship you. Like, doon pa lang sa part na yun, I think si Kuya Rico talagang sumipa na sa amin. Nauna, talagang lumapit siya na, sige, lahat kayo. Sige, keep on worshiping. Like, kung ano dapat ninyong ipagpatingin kay Lord sa buong taon, ano mang dapat isurrender ninyo sa buong taon, ano man ang dapat na kalimutan nyo sa buong taon, mm-hmm. This is the right moment na isurrender nyo yun kay Lord. Turn your burden into worship. Ah, man, solid talaga. And yung pagod ko ng 2 years, parang in one day, in one click lang. Hindi nga one day, I mean time. Time mm-hmm. lang. That time, like, talagang pagdilat ko, bakit nakabow down and nakaload na ako? Yeah. Like, lahat kami, like, si Kyle, I've, alam mo yan, pag part ka ng team na kapatid na ang turing mo sa kanila, like, you hear them cry, you feel them emotionally, mm-hmm. you feel them na the Holy Spirit is with them. Yeah. Mararamdaman mo yun, like, si Kuya Edward, into crying, Ate Joy, mga sila Kuya Maing, everything, lahat kami na nag-unite yung spirit namin, like, si Kuya Rico pa na, isa pa na, kung si Kuya Rico is, kung kami is yung mga kahoy na nasilaban na, si Kuya Rico yung nagiging gas eh. Like, mas yeah. lalo niyo pa kami yeah. sinisigaan. Boom! Sige. I mean, yeah. Man, that's solid. And, ang wow. sarap. Ang sarap sa feeling. Oh my gosh, bro. Giving up everything. And you know, pangalawang encounter ko din yan. And na-encounter ko yun every time din. Kapag, the last time na nakasama ko kayo sa convention center. Yung, I feel that also. In-introduce niyo yung 10,000 nun sa amin. No, you na in-import ninyo ako as, di ba? Ah, yun. Ayun, yung ano na yung mga napa-endless praise tayo nun. Yeah, naka-line up ng yes. Nagpa-the anthem pa tayo nun. Yes. And alala ko yun eh kasi maski na yung the power of sin is broken. Yeah. Sige, ginagawa mo rin yun. Parang like, you know, hindi kasi alam mo, Uncle. Hindi naman sa, I mean, I'm not boasting myself. But, no. Psalm 115 verse 1 na si Lord, to Him only the all the glory because of mm-hmm. His love and faithfulness. You know? And dahil doon, alam mo yun, pag nasa zone ako, nakapaghawak ko yung gitara ko, kapag nasa lapag ko yung, wow. yung gadget ko and I hear my sounds, I don't, wala akong pakialam sa inyo kung hindi kayo gagalaw, hindi nyo i-enjoy. Yung mga iba kasi may mga ganun part na, mm-hmm. hindi. Ganyan nga yung klase ng player, I don't, sige. Deal nyo na yan eh. Pero ako, kapag nandito ako sa zone ko, kahit i-hatsaw yung gitara, wala akong pakialam. You know, I own the song. You know? Yep. Minsan lang mangyari. I got minsan it. Lang mangyari. It's, this minsan is, lang mangyari. Bro, wow. Alam mo, kanina, ito ah, pinulot ko lang. Napag-usapan natin yung overthinking, di ba? Tapos napag-usapan din natin na parang, okay, yeah, there could be a point in time na parang yes. To the point nga na parang ikaw mismo yung nagsabi na parang yung root ng insomnia mo is your overthinking. Di ba? But, bro, ito, since you have the, ito ah, again, stop me if I'm wrong. Pero ang napulot ko dito is, since you have that tendency of overthinking, na parang okay, the fantasy comes. And I'm not saying that this is fantasy. Yeah. Pero, the time na sinabi sa inyo na parang pasalamat kayo, you guys give thanks for everything. Since you've already gone through the scenarios so many times over your head, sa kaka-overthink mo, ang bilis mong magbuhos nun. Mm-hmm. You think? Na parang, you think that your overthinking served you in that way? You think that your overthinking also served you in the way na parang you were able to own the song nung kinanta mo yung the anthem tsaka endless praise? Bro, I think na kasi I was coming to the conclusion no kanina na parang may mga risks ang overthinking. Pero I'm starting to see, bro, na parang may potential din ng overthinking. Meron din talaga. No? Yeah, meron din talaga. Mm-hmm. It's just the right way and the wrong way lang talaga. Pero in your case kasi, sinasabi mo na parang okay, you're overthinking it. Ah, ewan ko.
May magandang ano yun eh. May mal- ano? Hindi. Sorry. Ang nalalabuan ka. Ang dami ko lang. Ito, in-overthink ko ang overthinking, bro. Ito na yon. Kasi what's ang sinabi rin sa akin kahapon, bro, is parang there are two sides of the coin. Now, yung sinabi mo kanina, yung serpent or the snake around the blade na ganun. Okay, that's the negative part. Paano mo ipapicture yun as a positive way? Ang overthinking. Ang overthinking in a positive way, kung ang scenario is like you're like the snake and you're wrapping into double-edged sword, paano ko siya... Or kung yung negative, yung negative connotation niya is ganun nga, ano kaya yung positive niya? You know, ang positive way sa akin, para sa akin, if I were the snake, siguro I will analyze the situation first. Mm-hmm. Hindi, kasi that time, na ganun pa ako, na masyado kong niyayakap yung personality ko na nagiging overthinker nga ako. Dahil doon, lagi ako nasasaktan kahit maliit lang na trigger. Siguro, kung babalik ako ng mga ilang years, siguro, sasabihin ko sa lumang Eric na, Eric, you're overthinking na naman. Alam mo kung anong dapat mong gawin. Analyze the situation first. Analyze the situation first kung anong magiging bunga ba sa inyo. Siguro, kung kakausapin ni Eric ngayon, yung Eric before na overthinker, yun yung sasabihin ko. Na, analyze first. And siguro, malalaman mo na sarili mo lang talaga kaaway mo. Parang, kinakaaway mo lang yung sarili mo dahil, you know, you're hugging your your blade. Hinahakap mo yung blade mo. Mm-hmm. Now, which is the blade. Ito yung mga scenario mo sa buhay na gusto mong kalimutan. Mm-hmm. And when you accept the blade sa buhay mo, maybe you can hug it. Not tight, but you can hug it na paunti-unti mong luwagan na ina-analyze mo yung sitwasyon na mamamatay ako dito, mahahati-hati ako dito kapag masyado ko itong niyakap. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Alam ko masasaktan ako dito. Pero pag dumating na sa'yo yung point na in a positive way na, teka, nag-overthink ako. Bata, masaya sila ngayon naglalaro. Bakit? Tingnan ko na lang yung positive way na pag nagkapamilya ako, bakit di na lang sila yung magiging masaya? Bakit hindi na lang yung magiging mga anak ko yung magiging anak ko yung mas sasaya sila na? Sila naman yung makaranas ng ganun. Yung naranasan ko, hindi ko iparanas sa kanila. Uh-huh. I'm into that, na-analyze mo yung I'm into broken family. Why? Well, bakit hindi ko na lang ano na gagawin ko lahat para hindi ma-feel ng mga anak ko na ganito ako. What can I do? What can I do? Di ba? To analyze this thing. And you know, yung in a positive way ng pagyakap ko dun sa mga negative thoughts ko, in a positive way, nasaktan ako and you know, si God, alam ko, si Lord yung gumawa ng paraan. And, alam mo yun, uncle, napaka solid na si God in his, I'm broken and smack dahil lang sa kanya. You know, si Lord, kahit yakap-yakap ko na yung blade ko, andiyan pa rin siya eh. Alam mo yun, andiyan pa rin siya na lagi niyang nire-remind sa akin, sigurado ka ba na ikaw yan? Yan yung katayuan mo sa akin? Na bakit mo sinasaktan yung sarili mo kung ako kinuha ko na lahat ng sakit para sa'yo? Diba? Napulot ko yun, wait lang. So, I think yung difference dito kung paano siya nagiging positive or negative is yung acceptance mo. Either way naman, bro, eh. Either way, you can... Kasi, look at it this way. A snake can certainly still wrap around the blade na ganun. Pero hindi siya na nasasaktan. Okay? But, he is embracing the blade. Pero, on the other hand, meron naman yung sobrang kapit. So parang in other words he is thinking that this blade will save my life. No, this blade will save my life. So I better hold on to this for dear life. So in other words,
bro, yung two words yung napulot ko dito eh. It's either niyayakap mo yung thoughts mo or kumakapit ka sa thoughts mo. So it's either you're embracing, or in your words, acceptance, or you're grasping. Na parang hindi. You know, uncle, I will catch you in that part. Oh, please. Na feel kita doon, like yung kapit and hug ay inyakap is magkaiba. You know what? Kapag sinabi mo kapit, you know, kapit is like this. Yeah. Firmly. Oo. Like, right. Ayaw mo siyang pakawalan. But when you're hugging like this, you can easily hug. Right. Hug. Please. Yep. Kung yakap-yakap ko lang, easy, uh-huh. I can. Pero kung kapit-kapit ko yung sakit. Right. Na-feel ko yung bagay na masakit. That's true. I'm into that. And minention mo si Lord kanina. Na parang, ito, sabihin ko na lang. And I always keep sharing this. Napaka-cliche siguro. The more times I mention it, nagiging cliche siya. Pero tayo kasi, we're grasping. I mean, ang focus ng mga tao ngayon is, oh, you need to hold on to the Lord. You need to grasp upon the Lord. Not knowing na si Lord pala yung nag-embrace sa'yo. Diba? I mean, I'm just saying na parang kumbaga, hindi natin kayang i-accept yung mga bagay, mga blades natin until we understand na tayo mismo ni ina-accept ni Lord. Agree? Alam mo, uncle, yeah, I get. No, sige, go. Sasabihin siya, and I'm sorry kung siguro maging part na to is maging emotional ako and you see my other side. Hindi! Alam mo. Sorry, go. Alam mo, sige, kung ano man yung marirealize ko na ilang years, I think 17 or 18 years na hindi ko kasama yung both parents ko. Si Papa is parang uwian lang. Alam mo, alam mo, uncle, sa mga para sa akin, kung may mga nakikinig man siguro na or nanonood na kaparehas ko ng sitwasyon, okay lang yan. Tao tayo eh. Normal tayo masaktan. Normal din na magkaroon tayo ng, alam mo yung reaction na mag-aalit tayo sa kanila. And ilang years na yakap-yakap ko yung galit ko sa mother ko. And you know, dahil hindi din naging maganda yung pakikita ko ng mother ko sa akin. Like, I mean, sinasalbay, sinasaktan, and you know. Yeah. Pero, para sa akin, uncle, hindi ako magiging Eric ngayon kung wala yung mama ko. And alam mo yun, darating yung point na yung ano, parang if familiar ka sa mga Nintendo Switch, you know? Ay, hindi, not Switch, yung mga before, yung mga cassette na gano'n. You know, lahat ngayon eh, nag-upgrade na. Like the console into the Nintendo, into the PlayStation, PS5. Alam mo, uncle, ito nasabi ko na din before sa mga youth. Lagi ko din sinasabi. Ang hindi lang nagbabago habang umaanong pagkakataon, ang taon, is meron pa rin yung mga console na yun. Is meron pa rin controller. You know? Meron pa rin silang controller. Yung controller na to is meron kang player 1 and player 2. Yeah. You know, sabihin na natin instance, yung player 1 is si God. And the player 2 is kung anong yung own choice. Your own choice. So pagising mo ba ng umaga, kung ikaw yung console or ikaw yung magiging player, ano bang pipiliin mong controller para i-control mo? Player 1. Dito ka ba sa player 1 na like good morning, thank you Lord. Extended na naman yung buhay ko. Thank you Lord, may pagkain sa mesa. Thank you Lord, kasama ko yung family ko. Thank you Lord, nabuhay pa po ako. And thank you Lord for everything. Or pagising ba natin lang umaga, like para nasa boxing ang ano tayo, nasa boxing arena tayo. Ding ding ding. Uh-huh. Like Eric John, you're choosing the player this console player 2. Uh-huh. And like you're choosing na pagdilat mo ba ng umaga, like you're you're grabbing your phone, checking up the yung toxicity ng mga tao sa Facebook and everything. Tapos pagising mo ng umaga, hindi mo maayos yung
Ano ba yan? Walang pagkain dito sa lamesa. Ano ba yan? Bakit ganito na naman? Ano ba yan? Alam mo yun, na-realize ko lang sa buhay ko, Uncle, na may mga panahon na nagbabago talaga. Nagbabago yung sitwasyon. Pero ang hindi lang nagbabago, it's a matter of what controls you. Yeah, it's all in the mind and what's control you. Alam mo yun, yung pagkakataon na bakit yung sa maraming pagkakataon na pwede ko namang contact si mother ko. Uh-huh. Na like patawarin ko in a way na pinapatawad ko na siya in, uh-huh, sa lahat ng mga nangyari. Uh-huh. Pero bakit hindi ko siya magawa? Uh-huh. Parang nag-overthink pa rin ako na alam mo yun, yung masakit na nangyari pa rin noon. Uh-huh. Yung mga point na nire-replay mo. Oh, ganun. Uh-huh. Which is pwede naman pumunta ako dito na controlin ako ng Lord. Eric, you know, that's your mother. Hindi right. Ka tatayo, hindi ka magiging ganito kung wala sila. That's true. Alam mo yun, uncle, talagang na-smack lang talaga ako. And kung meron man talaga akong isang... Pero nung nakausap ko si mother ko, I mean, nasabi ko sa kanya na pinapatawad ko na siya. And you know, mm-hmm, I cry a lot. Umiyak talaga ako. Of course. Na napatawad ko na siya and I'm okay with it. But let the time heal. Yeah. Yan ha. Mm-hmm. Siguro may time na siguro gagawa si Lord ng time na makikita tayo and you know, makakasama kita pati mga kapatid ko. Siguro hintayin mo lang siguro na yung oras na yun. And alam mo, Uncle, siguro I pray to the Lord na dumating man siguro yung point na yun, yung makita niya na we success. Mm-hmm. Yung mga success namin na sobrang hirap na nangyari sa amin sa buhay. Yeah. Kami magkakapatid na, I know, isa din na nakapagsuot kami ng mga itim na toga. And I know magiging proud din si mama din sa part niyo. Yeah, bro. Masakit. Mm-hmm. Masakit sa akin noon na, mm-hmm, siguro about isa sa amin, wala kaming parents noon na nag-ano sa amin sa graduation, pero na-ano namin yung sitwasyon na absorb namin. And we're okay kami doon. Pero one thing na I pray to the Lord, siguro, pagka uwi man siguro namin ng Pilipinas ni Cam, pag nakapunta na ako doon, siguro, pag mag-church wedding kami, one thing I will really pray to the Lord, sana mabuo man lang yung family ko sa pagka may church wedding kami. Yeah, dude. Yun. I'll pray with you. I'm praying with you for that. Alam mo, yun yung part na napakabait ni Lord sa akin. Sobra. And, hindi ako perfect. Wala, no, I'm not perfect. I'm naging cheater, mm-hmm, naging alcoholic, and mm-hmm, I do drugs. Not mm-hmm drugs, no, like into chemicals. Mm-hmm. I do herbals, you know. Mm-hmm. Don't panic. Yeah, and then don't panic. I do also, kung ano man yung mga naisip ninyo na pwedeng gawin ng isang katulad. You know, you can judge me in the first place na. I'm not judging buhok. You. I have, other people. Mm-hmm. Mahaba buhok and I have tattoos on my body. Mm-hmm. But you know, totoo na kung gaano kabait sa akin si Lord, kung sasabihin ko lang sa'yo, sa inyo, sasabihin ko sa inyo, no, kung yung grace ni God, siguro kung ibang tao, I died. Yeah. Mm-hmm. Patay na ako. Mm-hmm. Promise. So I hung myself also. Mm-hmm. It's either by your own hand or by someone else's. Or consequences sa lahat ng mga pinagagawa mo sa sarili mo. Yeah. And alam mo, Uncle, ito, yung ang kinausap mo about dito, sabi ko, privilege siya ito para sabihin siguro kung ano yung other side ko. Bro. Iniisip ko lang talaga before, magkukulitan lang kami ng Uncle, baka walang mapulot sa amin yung mga makikinig sa... And you know, ang mysterious lang talaga mag-move ni Lord. Sobra. You know, I know, I believe, mm, it's in the middle. I believe it's in the middle. Oo naman. Ako, I never thought naman na, I never thought different naman. And, you know, in the back of my mind, excited lang ako kung saan to pumunta. Alam mo yun? Bro, isa lang naman yung napulot ko dito is, I feel it naman. And it's very genuine galing sa'yo, bro. Kasi, you could have held on to the pain eh. Alam mo yun? You could have grasped the pain.
Pero you chose to embrace your mom. Ano kung bakit? In-embrace ka na ni Lord eh. Ako ah. Yan yung... And for you to say na parang, wow, you know, you've messed up so badly. Pero parang, in my mind kasi bro. Kasi syempre, ako rin, napapaisip din naman ako ng ganyan. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo na, hindi, mas worse yung ginawa ko or anything like that. Mas worse yung mas worse yung sa akin. Oh yeah, dude, I mean like pag ganyan na yung usapan, usually tinitigil ko na eh, parang bahala ka na dyan. Pero ako kasi parang kumbaga the mere fact that we can both agree na parang Lord, sa lahat ng mga cringe moments, sa lahat ng mga moments na akala mo ang saya mo, sa lahat ng mga moments na na-ridicule ka or ni-ridicule mo yung sarili mo, na ikaw mismo you wanted to die kasi sobrang hiya mo sa sarili mo. At dude, wala naman akong sinasabi. Like I said, wala naman akong sinasabi na mas worse ako or mas worse ka. Pero bro, at the end of the day, in-embrace pa rin talaga tayo ni Lord eh. Yun yung pinakamalaking point. That's the word. That's the message. And ito ah. Ito yon. Parang kumbaga. Kung, yeah, hindi na, I mean, I'm not going to say naman na hindi ako nag-overthink eh. Pero one thing bro, kung gusto natin mag-overthink, hindi tayo magkakamali kung si Lord yung pinag-overthinkan natin. The mere fact alone na parang, kasi, dude, the more na sinasabi natin na parang, yeah, oh, the Lord embraced me first, blah, blah, blah. Yeah, dude, but have you ever really overthought that? Pag-isipan mo yan. At kapag talagang pinag-isipan mo yan, hindi ka magsasawa, brother. Alam mo yun. Paano tayo i-overthink ni Lord sa mga ganyan? Paano tayo, hindi, I mean, siya na i-overthink natin. You know, men, ilang libo ang promises ni Lord sa Bible. Mm-hmm. Totoo. Ilang libo yan. And we are not overthinking and we're not joking. Oo. Try to search. Search. Before, your point, the point na napulot ko doon is, Lord, alam mo yun, bago ako nag-overthink or bago tayo nag-overthink, pinag-overthink na niya tayo. As in, ginawa niya. Ginawa niya. At impossible things. To the point na, di ba? Could you imagine overthinking? Prime example, balik tayo sa Gethsemane. Nag-overthink si Jesus noon. Could you imagine? Alam mo yun? Fantasize with me, bro. Na parang, bakit sinabi na parang hanggat sa nagsusweat ng blood si Jesus? So parang, in my mind, parang inisip ko, Lord, ang dami mo sigurong inisip nun. Here's the create. Like, oh. Alam mo yun, basag ang panga, labas oh, na yung mga ganito. Like, you know. Hindi lang yun. Before lahat ng mga yan na yung pinagtripan siya, yung binugbog siya, before yung mga nangyari dun sa Passion of the Christ, nandun sa... Tingnan mo yung sa word na, di ba, nagpa-pray siya sa John 17, sinasabi niya dun na parang, di ba yung sinasabi niya na parang, Lord, if it be possible, take this cup away from me, but not my will, but your will be done. Yeah. Meron yung isang point doon na sinasabi niya before niya sinabi yun. Ang sinasabi doon is parang the Lord Jesus Christ was sweating blood. Oo. So even before yung physical torment niya, meron na yung mental torment ng overthinking. Mm-hmm. In other words, nagma-manifest na sa utak niya to the point na lumalabas na sa ugat niya, literally dito sa utak niya. Literal na nag-iisip siya, pero that pain. Yeah, bro. Showing the pain, she's showing. So parang kung tayo, parang nag-overthink tayo, balikan lang natin siya na parang, Lord, wow, you overthought for me. You thought this 5 million times. Ano yung sinasabi ni Dr. Strange? Na parang 600 billion scenarios and possibilities. May isa lang. Feeling ko si Jesus, parang ganun din yung parang iniisip niya na parang, you know. And then in the conclusion, yan pa rin ang sinabi niya. Lord, alam ko masakit to. Pero, not my will. Your will be done. Ano yung sinabi sa Isaiah na for the joy of the reward, he endured the cross.
So in other words, parang kumbaga, it was already made up in his mind for the nth time na maski na ang dami niyang inisip ng mga scenarios, andun pa rin sa mind niya na parang, no, these people are worth dying for. These people, I love them very much. These people, I want to be with them. And I want them to be with us forever. Yeah. Alam, oh my alam mo, God. Girl, that's amazing, you know. Mm-mm. Siya, Josh, is the God, you know. Yeah. He's mm-hmm. God. Mm-mm. And he know that he will die. Mm-hmm. Mm-hmm. He will sacrifice his life. Mm-mm. Mm-mm. So, paano yung time lapse na? Yeah. Every day mm-hmm. bago siya dumating sa scenario na he's... Every second. Every breath. Oh bro. Ah, man. Wow. You think alam mo yun? Alam niya mamamatay siya. Alam niya. Diba? I like that. Tama ka. Hindi lang siya limited dun sa nag-pray siya at nag-sweat siya ng blood. Kundi ever since he was born, kahit na mas kinabata siya, na parang hindi pa siya nakapagpanood ng mga PG-13 movies or anything like that, yeah. Iniisip na niya na parang, I have to give my life. I want to give my life. Hindi yun. Di ba? Parang, oh my gosh. That's overthinking. Tayo, kung tayo nag-overthink lang tayo, like ganun lang, it's a very, very light overthinking. Mm-hmm. Mm-hmm. Tayo kaya, inisip ba natin na si Lord nga, alam niyang mamamatay siya. Right. Nag-overthink siya na like, yung sweat, nagiging dugo na. Dahil mag-iisip. Ito pa yan ah. Di, nag-overthink siya. Or alam na niyang mamamatay siya. Pero bakit siya yung tulog dun sa boat? Yeah. Paano siya nakakalakad sa tubig? Paano niya sinasabi sa mga tao na parang peace, be still? Or sinasabi niya sa storm na peace, be still? At sumusunod yung storm. This same person na alam niyang mamamatay siya, alam niyang I have to give my life, is the same person who told the storm na parang peace. Stop. The wind is stop. Yep. River is stop. Stop. Diba? And all the time, diba? Lagi natin sinasabi in the back of his mind, I am going to die. And I am going to, the Son of God is going to lay down his life for us. Oh, man. Word. Dude, yeah. Ang galing. Hindi natin kaya yon, bro. Hindi natin kaya yan now that I think about it. And that's love. That's love. Kung wala lang. Talagang isang inaano sa akin ng Bible or Word of God. Mm. It's about love. Yeah. Mm. You know, if siguro ako maging father soon, I cannot give up my sons or daughters just for other people. But God did. Mm. You know? Sinend niya si Jesus Christ for us. Yeah. And that's love. Pure love, man. Pure love. The degree of the sacrifice, yeah, is the degree of the love. I mean, of course, pwede pa natin pag-usapan yun, pero I mean, just to take in yung the mere fact na anak mo yun. It's crazy, bro. You know, siguro nung nasa ano na si Jesus Christ, nasa cross na siya. Mm. Sabi niya siguro kung nandun lang tayo sa scenario na yun, kung nasa harapan natin siya, siguro sasabihin tayo sa ating Lord, huwag ka nang mag-overthink, Eric. Huwag ka nang mag-overthink, bro. You are worth dying for. This is for you. Yeah. Hindi lang dun, bro. Parang feeling ko, empty na yung tomb. Naglalakad siya. Huwag ka na mag-overthink, Brent. Huwag ka na mag-overthink, Eric. You're worth living for. It's done. Mic drop. Okay. We're done. Okay, we're done. Helen, huwag ka na huwag ka nang mag-overthink. Alam mo, lagi kong iniisip na parang habang nag-ascend siya sa heaven, di ba ngayon 40 days? Yeah. Gasent siya sa heaven na ganun. Feeling ko tumatawa siya. Alam mo yun, parang, I'm back, baby!
I'm back. I'm back. Kulit. Ano yun? Even death, he overcome. Yeah. Death could not hold us down. Death could not hold it down. Parang sinasabi niya na parang, yeah, I died. So what? Oh, there's nothing left to do. I'll live again. Ano na lang eh, parang. Oh, I will die. And we, as you know, as naramdaman and nasaksihan natin yun, like, malayo-malayo natin sabihin na, death, where is your sting? Yep. Yeah. Amen. Oh, amen. San ka? Like, alam mo yun? Oh, death, where is your sting? Oh, hell, where is your... Napangan ka lang. That's right. Amen. Overthinking? Asan ka? Asan ka overthinking ngayon? Asan ka? Maybe in other times, noon before, nag-exist ka, pero ngayon? Nothing. No, man. Sapul. Sapul, boy. Like, I think, okay. It's done. Balik tayo. Ngayon, kapag tinanong kita ulit, if you're gonna talk to someone na may insomnia, ano sasabihin mo sa kanya? Yung insomnia, as we tell, pag-usapan na natin, it's done, bro. It's done. Mic drop. Mic drop. Done. It's done. Oh my God. Pero, seryoso. If may insomnia ka, isipin mo na lang si Lord. I think. Yeah. Mm-hmm. Isipin mo na lang yan. Yung nasabi mo before. You know the story when they're sa boat. Mm-hmm. And like yung mga disciples ni Lord. We're gonna die. It's the storm. And like si Lord. Tulog. Oh, come on. Sabi niya lang siguro sa akin. Stop. Go, stop. And all stop. Okay, I'm done. I'm gonna go back to sleep. I'm done. Okay, finish. Mm-mm. Finish na. Tapos andun lang sila, basag lang silang gano'n. Na parang, sino to? Parang gano'n lang sila. Ayun lang, guys. My insomnia. Ayun lang. Isipin nyo lang yung lagi. Jesus Christ. You know, God exists. Mm. Jesus exists. Yeah. And you're thinking of that. Siguro, may mga panahon na nasi-shock lang tayo sa paligid natin. Like, uy, nasi-shaken ako, binabagyo ako. But see, the Lord on our side is sleeping. Mm-hmm. Sleep. Ang sabi pa sa Bible, deeply sleeping. Deeply sleeping. Malimbing na natutulog. Deep sleep. You know? Yeah. Mm-hmm. And sabihin mo lang na, Lord, ito na naman ako, yung insomnia ko. Lord, like, si Lord, babangon yan sa'yo. Para sa'yo. And, ano ba? Huwag ka na mag-alala. Insomnia, stop. Mm-hmm. Finish. Mic yep. I think I think something here is that ng peace ni Lord na sa atin and it will always be with us, bro. Maski na anong console natin. And you know, ito, balikan ko lang yung analogy mo dun sa controller. Kasi maaari namang, I mean, ako, guilty naman ako na parang sometimes player 2 din naman ako. If ever. We're all guilty, uncle. We all which is, here's the thing. Maski ano yung ipinipili nating controller dyan, may peace pa rin tayo kay Lord. Na? And pagdating dito sa overthinking, if we were to overthink on anything, hindi tayo magkakamali kapag nag-overthink tayo kay Lord. If you want to think about something, you think about the Lord. You think about His goodness. Ano ba yung verse? Teka, wait lang. Ano ba yung Psalm 115 verse 15? Huwag mo nang sabihin kasi ako na yung maghanap dito. Verse 1. Diba? Ano ba? Tama ba? Yeah, Psalm 115 verse 1. Teka lang. Sige, kunin ko muna. Wait lang ha, ikaw muna. Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory because of your mercy, because of your truth. There you go. Because of your mercy, because of your truth. If you want to overthink on anything, you overthink on that. Kung mag-overthink ka rin lang, kung mag-fantasize ka rin lang, you might as well fantasize on the mercy, you might as well fantasize on the truth. Kasi everything else,
the faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies will never come to an end. Yeah. Wala ko bakit ko sinabi yun. All right, bro. Ayos ba? Alam mo, Angal, para sa akin na. Ang iksi ng oras. I know. I know. Pero I think you know, yeah. Go ahead. I enjoy talking to you. Ano pa bang was there anything else na you wanted to say? Siguro ano, Uncle. Yan nga, thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity. Na, magkaroon tayo ng conversation. No, we always do. Oh, naman. Conversation na ganito. Mm-hmm. You know, pero yung oy, scripted lang lahat 'to. No, I'm just joking. Yeah, ilang beses namin pinanaktis 'to, ah. Ano ba 'to? Sige, sa mga in 55 minutes pag-uusapan ni Eric yung life niya at iiyak siya. Screenip namin 'to, hindi niyo lang alam. You were scammed, bro. It's a prank. Hindi niyo alam. It's a prank. 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 Hindi, pero seryoso, Uncle. You know, I love talking to you. Dude. I love jamming with you. You know that. In this is the jam right here, brother. Yeah. I want it in other good side and other this side. And this side. Meron din naman kaming me time. Me time. Yeah. You know, and all that stuff. And yeah, na-enjoy ko talaga, Uncle. Kahit din kami ni Cam. And, alam you think na, ano? Yeah. Mm. Uncle, hindi, kapag may pagkakataon na nandun na ako, and magkasama kami ni Cam, ako mismo mag-reach out sa'yo para malaman din ng tao yung kung ano man yung do LDR exist? Mga ganun. Talaga bang nag-exist ang LDR? Oh, yan. Ba? No. Yan, scripted. Eto na. Yan. Eto, abangan nyo sa susunod. Kapag mangyayari man. Ha? LDR do exist. We're 9 years, man. Mm. 9 years and counting. Witness right here. Witness. Yeah. Pastor. I'm a pastor, so I, you know. He's a pastor, guys. Amen. Pastor. Believe it or not, pero, bros, I'm a pastor. Yo, man. You're one of the most coolest pastor I've ever shut been. Up. No, seriously. Seryoso, man. Don't, you know, all the stuff are eating biryani and something like, oh, this is like, hindi, alam nyo, guys, this is such a privilege talaga na magkaroon tayo ng conversation na like this. Alam mo, bro, I mean, we're just doing what we like to do. Yeah. I mean, there's no effort on your part. There's no effort on my part. We're just having fun. Yeah. It just so happened na recorded ngayon. Wala lang naman ako ng ano eh. Eh ganito din naman talaga tayo mag-uusap. Diba? I mean, feeling ko nga ngayon mas siguro mas ano on my part, but to tell you honestly, bro, I mean like, you know, just like you said, you know, we could just be quiet and just, you know, hang out. We're still good. But for the sake of this video, alam mo yun, parang I think na it was good na ang dami nating na draw out dito. Ang dami nating I hope, bro, na ako, I know for a fact na nag-minister ka sa akin. Pero I hope in a sense na I hope na you were able to minister to yourself din. Yes. All right. And sure as heaven, bro. I mean, I just pray na down the line, hindi ko naman ine-expect na para magkaroon tayo ng mga 50,000 likes kaagad or anything like that. Wala akong ine-expect na gano'n. The mere fact na nagawa natin, the mere fact na na-share natin, goods na ako dun. Alright. You know, Uncle, this days talaga was very tough. Really? And, you know, anxiety, depression is really increasing na talaga. Mm-hmm. It's real, bro. Yeah, and kapag nangyari na yun, then overthinking comes. Mm-hmm. Ang dami suicidal na nangyayari. Bro, yun nga yun eh. I mean, wala akong sinasabi sa'yo. Pero if I was to have a target audience, sana. Sila sana, bro. Kasi, you know, life is tough, man.
Very tough, uncle. Kapag nasa part ka na, parang nasa box ka na talaga. Choose life, man. I know. Yeah. Kung napapanood mo to or naririnig mo to. Choose life, man. Masarap mabuhay. Mahirap pero masarap mabuhay, man. And you know the purpose kapag nabuhay ka and you choose life, choose God, man. Choose God. Choose life, choose God. Feeling ko, you can't, hindi mo pwedeng i-separate yung dalawang yun. Feeling yeah, ko. Hindi pwede. Life siguro meron man sa pagkakataon ngayon na sarado yung utak ng mga tao na nakakaranas nito. Because, you know, sometimes kapag nandun na talaga tayo sa down times natin, like, do God exist, really? Napapaganong ko eh. Man, ako na nagsasabi sa'yo. Isa ako dun sa mga product. Isa ako sa product ng grace ni Lord. Amen. You know, I'm into that box. I'm into that thoughts na ready na akong ready na and I committed. And I'm smack and broke na pagising ko na. Oh my God, really? Wow. Wow. My God. And you know what? Kung nandun ka sa part na, you know, down ka and you do that thing na masyadong hinang-hina ka. And you don't believe, naniniwala ka sa ibang paniniwala. No. Man, ang hina ng pinaniniwalaan mo, man. Like, ako, pinaniniwalaan ko, hindi ko sasabihin ganun, man. Pinili ka ni Lord dahil you have a purpose, man. Binubuhay ka nila. Magpasalamat tayo, oo na, suicidal tayo. Sige na, suicidal thoughts ka. Pero, man, alam mo kung sinong gumigising sa umaga, man. Alam mo kung sinong dahilan kung bakit ka nagigising. Man, alamin mo, and that's God, man. Choose life. He choose you. Amen. Amen. And I think someone needed to hear that. Yeah. So there you have it, guys. First and foremost, I just want to go ahead and say thank you so much for sticking with us for all that time. Or if you fast forward it to this time, it's okay. Main thing here is that I just want to go ahead and say that overthinking isn't that big of a problem as we think it is. Only if you're overthinking about the wrong thing, and that's always mostly the case. But Erik and I, we went ahead and just came with the conclusion that if you are going to overthink, you can't go wrong with overthinking about Christ and his finished work. That's never a waste of time. So with that being said, I just want to go ahead and thank you guys again. Thank you for sticking with us. And if you have any comments, any suggestions, any ways you've been blessed by this, go ahead and share this. Leave us a comment. Reach out with us. Interact with us. We'd love the interaction, guys. And yeah, thank you guys. Continue to have a good weekend, and we will see you next week. This has been the Aces Overflow. We always win in the Aces. Bye-bye.